Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. 1701. Naglakad si Donahue papunta sa gitna ng pangunahing bulwagan, inakbayan niya ang mga kamay niya dibdib upang sumamba kay Lord Kenny. Ngumiti siya at sinabi, "Binabati kita, kamahalan, para sa pag-akyat sa trono." Masyadong magalang ang tunog ni Donahue, ngunit ang kanyang kilos sa katawan ay mayabang at walang galang. Tumawa si Lord Kenny at tumango. Sinabi niya, "Kung gaano ka kagaling maglakbay ng 1,000 kilometrong darating dito at batiin ako ng personal bilang Westerington's Prime Ministro. Halika at umupo ka." Sa huling ilang taon, pinamunuan ni Donahue ang hukbong Westerington at nakipaglaban sa maraming mga lugar sa kabila ng mga kontinente ng Silangan at Kanluran. Naging mahusay siyang militar pagsamantala na nakakuha sa kanya ng mataas na prestihiyo sa Westerington. Nagtaglay siya ng 1 banal sandata, ang Skybreaking Axe, at kilalang kilala sa buong Siyam na kontinente. Nagbigay siya ng labis na mukha sa New World Royals mula nang maglakbay siya. Sa personal. Salamat, kamahalan. Hindi nagmadali si Donahue upang umupo. Sa halip, tumingin siya kay Lord Kenny kasama ang ingiti, "Kamahalan, narito ako para sa 2 bagay. Una sa lahat, nais ko sana batiin ang iyong kamahalan para sa pag-akyat sa trono sa ngalan ng Westerington. Para kay ito, ipinakita ko sa iyo ang ilang mga kayamanan mula sa buong mundo bilang isang token ng aming katapatan." Pagkatapos nito, bumantong hininga si Donahue bago niya sinabi, "Ang 2 bagay ay upang kumatawan Westerington sa paglagda ng 1 kasunduan sa bagong daigdig, ang kasunduang ito ay magtatagal magpakailanman." Para sa darating na mga henerasyon, ang aming 2 kontinente ay dapat makatulong sa bawat isa, makinabang mula sa bawat isa at ipagdiwang ang magagandang mga nagawa. Mabuti-mabuti. Tumawa si Lord Kenny at tumango bilang pagsang-ayon sa panukala ni Donahue. Ang mga sitwasyong pampulitika sa lahat ng Siyam na mga kontinente ay hindi mahulaan. Lord. Si Kenny, na umakyat lamang sa trono, ay lubhang nangangailangan ng mga relasyon. Ang iba pang mga kontinente, siya ay higit sa buwan nang iminungkahi ni Donahue ang isang alyansa, mas masaya si Lord Kenny na sumali sa kanya. Aba! Ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa bulwagan ay natuwa ng mahusay na balita, 13. Ang kontinente ng Westerington ay napakalakas. Ang bagong daigdig ay uunlad pagkatapos. Nilagdaan nila ang kasunduan upang kapanalig sa isang napakalakas na estratehikong kasosyo. Ngunit, ngumiti si Donahue at sinabi, "Mayroon akong 1 kahilingan bago namin pirmahan ang kasunduan. Siyempre, sabihin mo sa akin kung ano ito." Tumugon si Lord Kenny ng 1 mainit na ngiti, ginawa niya hindi man lang iniisip. Phew! Huminga ng malalim si Donahue at pilit na ngumiti, "Bago tayo mangako na maging mga kaalyado magpakailanman, nais kong bigyan kami ng iyong kamahalan ng kaunting mga tao." His. Natahimik ang buong Full Energy Hall. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa Donahue. Ano ang sinabi niya? Hiningi ba niya ang kanyang kamahalan na ibigay sa kanya ang 1,000 mga tao? Ang Emperor ay may hawak na kataas-taasang posisyon sa kontinente ng New World, at walang sino man kailanman ay maglakas loob na makipag-usap sa kanyang kamahalan ng diretsahan. Biglang nagbago ang ekspresyon kay Lord Kenny. Kahit na si Donahue ay makapangyarihan at pinarangalan bilang 1 kagalang-galang na bayani, ang Emperor pa rin nahihiya na may corner sa ganoong sitwasyon. Biglang, ang kapaligiran sa loob ng Full Energy Hall ay hindi mailalarawan solemna. Ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar at ang mga messenger mula sa iba pa. Napigil ng hininga ang mga kontinente. Sa wakas, tumawa si Lord Kenny habang pinag-aaralan ang Donahue. Tinanong niya, "Oo naman. Sabihin mo sa akin, sino ang gusto mo? Panipi.
Si Lord Kenny ay nagpapanatili ng isang kalmadong kilos sa labas, ngunit ang kanyang galit ay tumama sa loob. Kung hindi lamang siya umakyat sa trono at nangangailangan ng isang magandang relasyon sa iba pa mga kontinente, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Donahue. Ngumiti si Donahue at sinabi, "Nais kong ibigay sa akin ng iyong kamahalan ang pamilya Carter at mga kaibigan ni Daryl." Aba! 14. Ang buong Full Energy Hall ay nagulo nang matapos si Donahue sa pagsasalita. Kaya, nais ni Donahue ang mga taong iyon. Tama yan. Pangunahing layunin ng Donahue para sa paglalakbay na iyon ay upang mahuli ang pamilya Carter at mga kaibigan ni Daryl. Matapos ang insidente sa sinaunang nicho ni Lubo, pinanood ni Donahue si Zubaji. Inagaw ang asawa niya palayo sa kanya. Alam niya na si Zubaji ay dapat na nagtatampo sa kanya. Asawa galit na galit si Donahue, at hinabol niya si Zubaji sa isang malayong distansya, ngunit siya ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanyang kalaban. Nawala ang habol niya. Nagpadala si Donahue ng mga tao upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Zubaji, ngunit wala silang nasumpungan. Labis na pinahihirapan si Donahue na hindi siya nakakain o makatulog ng maayos araw-araw, at siya ay galit na galit si Donahue at ang kanyang asawa, si Chantel, ay mga lovebird. Nakaramdam ng pagkalungkot si Donahue sapagkat nabigo siyang protektahan ang kanyang asawa, kahit noong siya ay punong ministro. Alam ni Donahue na sina Zubaji at Daryl ay masikip para silang magkakapatid. Matapos niyang malaman na ang New World Royals ay inaresto ang mga kamag-anak ni Daryl at ang mga kaibigan at si Lord Kenny ay umakyat sa trono, dumiretso siya sa bago mundo na walang pag-aalinlangan. Naisip ni Donahue na maaari niyang palabisin si Daryl kung hawak niya ang kanyang pamilya at kaibigan bihag. Pagkatapos noon, si Zubaji ay kailangang gumawa ng isang hitsura pagkatapos makakuha ng Donahue ay hawak ni Daryl. Donahue. Hindi nagmamadali na nagsalita si Lord Kenny, hindi ko ito maipapangako sa iyo. Hindi makalimutan ni Monica si Daryl. Kailangang tanggalin ni Lord Kenny si Daryl. Tuluyan na siyang mabago ang nararamdaman. Nais ni Lord Kenny na gamitin ang Daryls. Pamilya at mga kaibigan upang akitin ang ibang tao na hindi nagtatago. Paano niya ibibigay ang mga iyon mga tao sa Donahue? Inisip ni Lord Kenny na ang mga isyo sa diplomasya ng New World ay mas mababa. Mahalaga kaysa sa kanyang nais na mapupuksa si Daryl. 15. 1702. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay ang nemesis ng New World Royal. Phew! Huminga ng malalim si Donahue. Nararamdaman niya na hindi kikilos si Lord Kenny. Ngumiti siya at sinabi, "Kamahalan, kung hindi mo nais na ibigay ang lahat sa akin. Papayagan mo ba akong pumili ng ilan sa kanila?" Hindi nais ni Donahue na umalis na walang dala matapos ang mahabang paglalakbay niya paraan. Bukod, si Daryl ay may napakaraming pamilya at mga kaibigan sa pagkabihag. Ito ay magiging isang abala para bantayan ni Donahue ang lahat sa kanila kung papayagan siya ni Lord Kenny na kumuha lahat sila. Mas pipiliin ni Donahue ang isa o dalawa sa kanila, lalo na ang mga iyon. Na pinakamalapit kay Daryl, sila ay magiging kapaki-pakinabang pa rin upang akitin si Daryl upang gumawa ng isang hitsura. Isa o dalawa lang. Sumimangot si Lord Kenny. Tumanggaw siya pagkatapos niyang pagnilayan ng saglit. Napaka-well, panipi. Nagbigay ng utos si Lord Kenny kay Florian. Kapag natapos na ang seremonya, kukuha ka. Donahue sa bilangguan at hayaan siyang pumili ng ilang mga tao. Panipi. Oo, mabilis na sagot ni Florian. Si Donahue ay pumutok din ng bahagyang ngiti at sinabing, "Salamat, kamahalan." Samantala, isang dosenang milya pataas sa hilagang gitnang Terra, kung saan ang Sky Fountain Sects ang kubo ay matatagpuan. Ang mga elite mula sa iba markang paywati ibang sekta ng World Universe ay hinabol si Zurong bilang tugon kay utos ni Megan,
Ngunit wala sa kanila ang kasing bilis ni Zurong. Sa isang iglap lang ng isang mata, bukang liwayway na, at kailangan nilang bumalik na walang dala. Walang silbi. Si Megan ay nasa isang bulwagan sa loob ng inabandunang cottage. Umupo siya doon kasama ang kanyang mabato pero maganda ang mukha. Siya snarled, ano ang isang grupo ng mga basura? Maraming mga. Ikaw, ngunit wala sa iyo ang maaaring mahuli ang mga ito. Panipi. 16. Ang lahat ng mga piling tao ay yumuko at tumayo doon, nang inag sila. Ganoon sila. Natakot na pinigilan nila ang kanilang hininga. Hoy, lahat, lumabas si Kent at pinagalitan sila. Kapag naging lahat na maayos, nangako ka ng katapatan sa Sect Master Megan ng buong puso at kaluluwa, ngunit wala kayong silbi kapag totoo. O, F**k. Lahat ng mga elite ay nagalit nang marinig nila ang mga akusasyon ni Kent. Si Kent ay isang walang kabuluhan, ngunit lahat siya ay nagmura dahil siya ay kay Megan kasintahan. Gayunpaman, walang nangahas na masaktan siya kahit nagalit sila, lalo na nung nandoon si Megan. Nais ni Kent na magpatuloy sa pagsigaw, ngunit pinigilan niya ang dila nang masalubong niya ang lamig ni Megan mga mata. O sige. Naiangat ni Megan ang malajed na kamay na walang pasensya. Pumunta at dalhin si Daryl at ang iba pa dalawa dito. Panipi. Pagkatapos ay ikiling ni Megan ang ulo kay Ken at sinabi, kumuha ng ilang tao upang ihanda ang elixir cauldron. Panipi. Kahit na nakatakas si Zurong, ang pangit na babaeng kanyang sinagip ay may kaunti. Epekto kay Megan. Ang pinakamahalagang bagay noon ay upang gawingan ang Queenie. Elixir pill sa lalong madaling panahon. Mahusay, pupunta ako kaagad. Mabilis na tumugon si Kent bago siya tumakbo sa bulwagan. Sa parehong oras, ang iba pang mga sect masters ay unti-unting lumabas din sa bulwagan. Makalipas ang ilang sandali, isang apoy ay itinayo sa bukas na espasyo sa labas na may isang malaking elixir cauldron itinayo sa ibabaw nito. Ang malaking kaldero ay nasunog na pula sa apoy. Sina Daryl, Celine, at Queenie ay dinala sa bulwagan. His. Nagulat si Daryl nang makita ang elixir cauldron. Hingal na hingal siya, kinuha siya. Gulat at galit, 17. F**k. Si Megan ay isang halimaw. Gagawin talaga niya ang Queenie sa isang elixir pill. Nanginginig din sina Celine at Queenie. Ang kanilang mga mukha ay naging maputi ang tisa. Anong ginagawa mo sa sobrang pagkataranta? Dahan-daang lumabas si Megan sa hall na may blankong mukha, mukha siyang malamig. Kunin mo Queenie sa elixir cauldron. Peter Patter. Ilang tao ang umakyat kay Queenie at pinalibutan siya. Dinakip nila ang babae. At hinayla siya patungo sa elixir cauldron. Hindi. Ginamit ni Queenie ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang mga ito. Kahit na siya ay naglalakbay ng maayos kasama. Celine, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong kasawian. Namumutla ang maliit niyang mukha. Bayaw, guro, iligtas mo ako. Lumingon si Queenie kina Daryl at Celine at sumigaw, walang tigil ang pagdaloy ng luha sa pisngi niya. Bato pa ako. Nais kong maging katulad ng aking Panginoon sa hinaharap at maging isang tanyag engkanto paano ako gagawing elixir pill. 18,703 napakagat labi si Celine na damyugaw sila habang pinagmamasdan ang kanyang alagad na malapit na itulak sa elixir cauldron. Megan, namula ang mga mata ni Daryl habang sinus ilaw niya si Megan, hayaan mo siyang umalis at magsalita. Hindi ba ikaw? Hate mo ako, maaari mo akong gawing elixir pill sa halip. Walang sala ang maliit na batang babae. Wala siyang sala, panipi. Namamaos ang boses ni Daryl nang sinabi niya ang huling pangungusap, siya ay sumigaw ng bawat isa salita. Si Daryl ay nalungkot sa puso at nasa pagkabalisa dahil si Queenie, ang kanyang batang pinsan, ay nagkaroon na karanas ng napakaraming mga pagtaas at kabiguan sa isang murang edad. Ang buhay ay hindi patas Queenie kung kailangan niyang magdusa ng pagdurusa. Tumawa si Megan sa brazen na kahilingan ni Daryl.
Hindi siya napahamak sa sinabi niyang malamig, nagsisi ka na ba sa mga kilos mo? Huli na para sabihin mo kahit ano. Sinabi ko na sa'yo kagabi na babayaran kita ng 10 beses para sa ginawa mo sa akin. Ang mga mata ni Megan ay nagpakita ng isang masungit na hitsura. Manatili lamang at panoorin ang kanyang naging isang elixir pill. Nanginginig si Daryl nang marinig iyon, halos himatayan siya. Si Queenie ay inilapit sa elixir cauldron. Ang scorching mataas. Pinulutan ng temperatura ang buhok sa kanyang noo, at ang kanyang maislan na mukha ay labis pula. Megan, nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo, panipi. Bumagsak si Daryl. Lumuhad siya sa lupa at kumubkob kay Megan, gusto niya humingi ng awa. Gayunpaman, ngini siya ni Megan at hindi siya pinansin. Wala ka bang kahihiyan? Kabilang sa mga disipulo ng sekta ng MA, isang kaakit-akit na figure ang lumabas mula sa mga anino. It was Junior Megan's sister, Fanny Whitcham. Ang Megan ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa Fanny bago siya naging sect master. Si Fanny ang pinakamalakas na taga-suporta ni Megan nang pilit niyang iniiwan si Aurora sa sekta. Sa panahon ng kaganapan ng milenyo ng MA at ginawang sarili ang susunod na kahalili. 19. Si Fanny ang pinakapinagkakatiwala ang tao ni Megan. Matapos siya maging Alliance Master. Tumaas din sa taas si Fanny. Siya ay naging mas kagalang-galang sa sekta ng MA. Nilinaw ng aking senior sister ang kanyang hangarin, bakit pinipilit mo pa? Bilang isang tao, maaari ka ring mamatay pagkatapos mong isawsaw ang mababang ito. Tinitigan ni Fanny si Daryl habang nilalamig niya siya ng malamig. Sa parehong oras, lumakad si Kent papunta sa kanila na may isang smug na tingin at sinabi, "Oo, Daryl. Dapat mong isave ang ilang enerhiya, ikaw na ang susunod." Hindi pinansin ni Daryl silang dalawa. Nakatutok ang mata niyang balisa kay Megan. Gayunpaman, tumanggi si Megan na tumingin sa kanya. Malamig siyang umorder, ilagay mo si Queenie sa elixir cauldron. Oo. Maraming mga tao ang sumunggab kay Queenie at isisilid na siya sa elixir caldero patuloy na umiyak si Queenie. Nais niyang magpumiglas, ngunit wala siyang lakas, kaya nakapikit siya sa kawalan ng pag-asa habang hinihintay ang kanyang kapalaran. Nakababatang kapatid na babae. Desperadong sigaw ni Daryl, naramdaman niyang parang hiniwa ang puso niya buksan mo. Wala pang kalahating metro ang layo ni Queenie mula sa elixir cauldron. Wow! Akmang itutulak nila si Queenie sa elixir cauldron nang lumipad ang isang putok ng ilaw. Nakaraan, tumama ito sa elixir cauldron. Boom! Ang isang pagsabog ng spark splashed sa lahat ng direksyon. Ang elixir cauldron ay nabasag, at narinig nila ang isang dagandong. Kasabay nito, 5 mga numero ang lumipad sa hall mula sa kung saan malapit. Ang taong namuno sa grupo ay nakadamit ng mahabang puting damit na nagpatingkad ang kanyang mga kurba. Ito ang eldest young miss ng Ice Fire Island, Stella. 20. Ang 4 na figure sa likuran niya ay ang kanyang 4 na senior brothers, ang 4 na saklaw mga kapatid. Daryl. Natuwa si Stella nang sinabi niya kay Daryl, "Huwag kang magpanik, ililigtas kita." Labis na nasabik si Stella nang sabihin niya iyon. Ang mukha niya ay namula, at siya ay hindi masabi na kaakit-akit sa kanyang rosas na pisngi. Isang bagyo ang tumama nang sila ay nasa labas ng dagat kasama si Daryl pabalik sa Ice Fire Isla pagkatapos nilang magkahiwalay, balisa si Stella. Bumalik siya sa mainland kasama ang kanyang 4 na kapatid na lalaki sa paghahanap ng kinaroroonan ni Daryl. Sumali si Daryl sa Holy Saint sect at nagtungo sa North Mona, kaya si Stella. Walang natagpuan pagkatapos niyang maghanap ng maraming araw. 2 araw na ang nakalilipas, mayroong isang kakaibang kababalaghan sa gitnang Terra. Mga elite mula sa ang lahat ng mga kontinente ay nagpunta para sa isang labanan na inayos ng Sky Fountain sect. Daryl natalo kay Megan habang nasa final. Hindi lamang iyon, nagawa ni Megan. Hulihin mo rin siya.
Narinig ni Stella ang balita at nag-zoom hanggang roon nang walang pag-aalangan. Labis na nasiyahan si Stella nang makita niya si Daryl. Phew! Napagandi ang loob ni Daryl nang makita si Stella. Ngumiti siya at tumanggaw sa kanya. Tingnan mo, junior sister. Ang maliit na kapatid na babae ng iyong lalaki ay halos ginawang elixir pill. Sa kabutihang palad, dumating kami sa oras. Lahat salamat sa akin. Sa kabutihang palad, natagpuan ko ang aming maliit na bayaw. Oo, ang aming maliit na bayaw ay nahuli. Kung hindi namin pinamamahalaang hanapin mo siya, kung gayon ang aming maliit na bayaw na babae ay magiging isang balo sa lalong madaling panahon. 21,744 na kapatid sa Saklaw ay napakamadaldal, hindi nila namamalayan ang marami mga tao sa kanilang paligid at nagpatuloy lamang sa pagsasalita ng walang tigil. Ang maislan na mukha ni Stella ay naging maliwanag na pula, pinadyak niya ang kanyang mga paa at bamulong ireklamo, manahimik ka nga. Napahiya siya sa kanyang apat na nakatatandang kapatid. Maraming tao doon, at patuloy pa rin silang siksikan ang kanilang mga paa sa kanilang mga bibig. Oh! Sumimangot si Celine. Tumingin siya kay Daryl at pagkatapos kay Stella, siya ay napakatuliro. Sino ang mga taong ito? Bakit nila tinawag si Daryl na kanilang maliit na bayaw? Kasabay nito, mahimal din ang pagkunot ng mata ni Megan habang nakatingin sa apat saklaw ng malamig na mga kapatid. Ang apat na taong ito ay nakadamit tulad ng mga burol, dapat hindi nila nakita ang mundo na wasak nila ang aking elixir cauldron. Dapat magkaroon sila ng isang wish sa kamatayan. Mga senior kuya, mabilis, antay Daryl. Lumapit si Stella kay Daryl matapos niyang utusan ang kanyang apat na nakatatandang kapatid. Sumang-ayon ang apat na magkakapatid bago sila magsimulang gumawa ng aksyon. Little Bayaw, ililigtas kita. Gagawin ko, umalis ka sa daan. Ako ang pinakamahusay sa pag-save ng mga tao. Kalimutan mo na. Ang huling pagkakataon na hiniling ka ni Little Bayaw na bumalik sa palasyo at isave ang isang tao, nasave mo ang isang Fuzzy Empress. Sa kanilang pagtatalo, ang apat na magkakapatid ay patungo sa Daryl. Sa parehong oras, si Megan ay nagbigay ng isang senadorias, at agad na iginuhit ng mga magsasaka ang kanilang mga espada at tumayo sa harap ni Daryl upang makabuo ng isang hadlang. 22. Ang apat na magkakapatid ay tumigil sa kanilang mga landas, mukhang solemn na ang kanilang mga mukha. Maraming tao sa kabilang panig, ito ay isang mahirap na sitwasyon upang hawakan. Nagpanik din si Stella. Hindi lamang nila naharap ang napakaraming kalaban, ngunit si Megan ay isa ring tagapagtanam sa antas ng Heaven Ascension. Mas marami sila, ito ay matigas para sa kanila upang iligtas si Daryl at matagumpay siyang maylayo. Gayunpaman, nasave ni Daryl ang kanyang buhay ng isang beses, at sila ay nakasal. Kahit na siya ay upang mabigong iligtas si Daryl, handa siyang mamatay kasama siya. Kinagat ni Stella ang labi at sinabing, Senior Brothers, punta ka lang kung may pagkakataon. Iwanan mo kami ni Daryl. Panipi. Napangisi si Megan nang marinig iyon, hindi niya maitago ang mapang hamak. Ekspresyon ng mukha niya. Sa palagay mo ang ilan sa iyo ay maaaring isave ang mga ito. Sumuko at sumuko ka. Panipi. Itinaas ni Megan ang kanyang makinis na malajayd na kamay at magbibigay ng isang order sa kanyang mga tao upang kumilos ayon sa kanyang order. Daryl, patay ka na ba? Biglang, isang malambot na hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa ilang distansya ang layo sa abot tanaw. Natigilan ang lahat habang nakatingin sa direksyong iyon. Nakita nila ang libu-libong tao sa burol, lumipat sila patungo sa maliit na bahay tulad ng isang alon. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng mga armor na pilak, at may hawak silang aim mahabang sibat sa kanilang kamay sila ang mga Royal Guard mula sa South Cloud World. Ang isang payat na babae ang namuno sa pangkat, at siya ay nasa isang mahabang damit na lila. Mukha siyang malamig. At kaakit-akit, si Quincy iyon. *6, bakit nandito rin siya? Natigilan si Daryl. Natulala siya. Ano?
Quincy mula sa South Cloud World. Kudlit. Nagulat ang mga elite mula sa iba markang Paiwati ibang sekta. Ang kanilang mga mata ay lumingon kay Quincy, at nawala sila sa pagsasalita. Sino sa siyam na kontinente na hindi pa nakarinig tungkol kay Quincy? Siya ang South Cloud. Nakababatang kapatid na babae ni World Empress. Nasiyahan siya sa isang mataas na katayuan, kailangan niya lang. Sagot sa isang tao, at mayroon siyang 10,000 tao na mag-uulat sa kanya. Napakalakas din niya sa mga tuntunin ng kanyang antas ng paglilinang at lakas. 23. Narito ba siya upang iligtas si Daryl? Si Daryl ay napabalitang maging ang South Cloud World Prince Consort, ito ang katotohanan. Tila ito ang totoo. Nagulat din si Megan, ang kanyang magandang mukha ay may suot na hindi tagmang ekspresyon. Hindi siya napahamak ni Stella at ng kanyang mga nakatatandang kapatid, ngunit si Quincy ay hindi isang tao napakadali niyang makitungo. Narito si Quincy upang iligtas si Daryl. Maaari ba siyang maging prince consort niya? Kudlit. Isang pakiramdam ng sama ng loob ang bumalot sa puso ni Megan. Ilan ang mga kababaihan mayroon Daryl? Kung kaya niyang tanggapin ang napakaraming kababaihan, bakit hindi ba niya ako tatanggapin noon? 24,705 biglang lumipad si Quincy papunta kay Daryl. Kasabay nito, 10,000 mga gwardya din mula sa South Cloud World din tumayo sa tabi ni Quincy. Daryl, hindi ka pa namatay, hindi ba? Nang si Quincy ang katabi ni Daryl, siya. Sumulyap sa kanya at malamig na sinabi, kung hindi ka pa namatay, sumama ka sa akin. Ang tono ni Quincy ay patag nang sinabi niya iyon, ang kanyang magandang mukha ay walang emosyon. Mayroong isang kakaibang kababalaghan sa panahon ng kapanganakan ng Kailan ng Sky Fountain Sect, at ang South Cloud World ay nag-alarma. Matapos nilang malaman na mayroon si Megan na kuha Daryl, ang South Cloud World Empress ay napakabalisa. Kaya, siya inutusan si Quincy na iligtas siya. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay prince consort ni Quincy. Si Quincy ay nag-aatubili, ngunit wala siyang pagpipilian, hindi niya masuweyan ang emperador, umorder kaya, nagpatuloy siya sa pagsajep. Gayunpaman, hindi niya mapunasan ang inis at sama ng loob sa kanyang puso. Sa makatuwid, siya ay may isang naiinis na hitsura kapag nakita niya si Daryl. Pag nataranto si Daryl sa kawalang malasakit ni Quincy. Malinaw na nagalit si Quincy dahil sa South Cloud World pinilit siya ni Empress na iligtas siya. Sisigot na sana si Daryl matapos niyang maisip ang sitwasyon. Hang on. Ang eldest young miss ng Ice Fire Island, si Stella, ay dahan-dahang lumakad patungo sa kanila at tumingin sa mata ni Quincy. Marahan niyang sinabi, bakit ka sama-sama sa iyo ni Daryl? Matapos niyang sabihin iyon, mabilis ding lumapit sa kanila ang kanyang apat na kapatid at sinigawan si Quincy. Oo, bakit ka dapat sumama sa aking bayaw? Si Daryl ay lalaki ng aking junior sister, hindi sa iyo. 25. Narito ka ba kasama ang iyong mga hukbo upang agawin ang ibang tao? Ang apat na magkakapatid ay nanirahan sa Ice Fire Island. Nang mahabang panahon, at sila ay hindi alam ang sitwasyon sa siyam na kontinente. Wala silang ideya na Quincy ay ang tanyag na panganay na prinsesa mula sa South Cloud World at siya si Daryl Prince Consort. Patuloy na pinuna ng apat na magkakapatid si Quincy. Hindi nagtagal, ang mukha ni Quincy ay namula, nakaramdam siya ng hiya at galit. Paano nga ba ininsulto ng apat na burol ang isang marangal na prinsesa sa harap ng napakaraming mga tao? How dare you? Isang general ang lumabas mula sa mga Royal Guard at sinigawan ang apat na magkakapatid. Si Daryl ay ang aming South Cloud World Prince Consort. Ito si Quincy, ang aming pinakamatanda. Prinsesa, gaano ka manggahas na makipag-usap sa kanyang kataas-taasang ganyan? Dapat may kamatayan ka wish. Panipi. Klang, klang, klang. Bigla, libo-libong mga gwardya ang gumuhit ng kanilang mahabang mga espada.
Ang kanilang may kantab at maliwanag na sandata ay nagliwanag sa kalangitan. Biglang, napuno ang buong kubo na kamamatay na hangarin. Tulog. Ang mga elite mula sa iba markang Paiwati ibang mga sekta ay nagmumakmak ng matalino nang makita ang nakakatakot. Eksena. Ang mga Royal Guard na iyon ay kilalang kilala bilang elites mula sa South Cloud World. Yan ay ang totoo. Isang prince consort. Kasabay nito ay natigilan din si Stella at ang apat na magkakapatid. Binalim ni Celine ang kanyang ulo at tinitigan si Daryl, ang kanyang sulyap ay may ipinahiwatig na kahulugan. Si Daryl ay isang hinahanap na tao, hindi ba? Narinig mo na di ba? Si Daryl ay maaaring isang walang silbi na tao, ngunit siya ang aking prinsipe consort. Maaari ko ba siyang ilayo ngayon? Napatingin si Quincy kay Stella habang nagsasalita habang siya winegayway ang malajayd niyang kamay. Peter Patter, 26. Ang ilang mga gwardya ng hari ay lumapit kay Daryl upang habaran siya. Oh, anong ginagawa niyo? 27. 1706. Hindi pwede. Hindi pwede. Panipi. Maaaring siya ang South Cloud World Prince Consort, ngunit siya din ang aming junior. Asawa ni ate, hindi kita papayag na kunin mo siya. Ang apat na magkakapatid ay nag-react at nagmadaling kumunta upang ihinto ang mga gwardya ng hari. Sumimangot si Quincy at sumigaw, mawala. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at galit. Nahihiya siya na maraming tao ang may alam tungkol sa kanyang relasyon kay Daryl. Ayaw na niyang magsalita, siya lang nais na umalis sa tanawin kasama si Daryl sa lalong madaling panahon. Nagpalitan ng tingin ang apat na magkakapatid at saka umiling. Parehong oras, ang apat sa kanila ay simple at prangka, at sila ay walang taktika sa pakikitungo sa iba, ngunit napaka-prinsipyo nila. Ang alam lang nila na si Daryl ay asawa ng kanilang junior sister, at dumaan sila sa seremonya kaya, anuman ang mangyari, hindi nila hahayaang may kumuha sa kanya. Hindi kita papayag na kunin mo siya. Nagpunta si Stella at sinalubong ang tingin ni Quincy, siya. Matatag ang tunog. Asawa ko si Daryl, kaya sasama siya sa akin. Kahit na alam ni Stella na si Daryl ay ang South Cloud World Prince Consort. Kitang-kita niya na ang princess ay walang pakiramdam para sa kanya sa lahat. Hindi kailanman gagawin ni Quincy alagaan mo si Daryl kahit na inilayo niya ito. Ang pananalita ni Stella na lalong nagpasabog sa damdamin ni Quincy. Ang kanyang kaakit-akit na katawan ay pinalabas. Isang mapanganib na pamumula ng aura habang nakatingin siya kay Stella. Aagawin mo ba ang aking asawa galing sa akin? Alam mo ba kung anong mga parusa ang naghihintay sa iyo? Panipi. Hindi tumugon sa kanya si Stella. Ngunit ang maganda niyang mukha ay mukhang determinado. Gagawin niya hindi kumibo, hindi maaalis ni Quincy kay Daryl mula sa kanya. Para sa isang sandali, ang paligid ay naging madilim habang ang hangin ay tila napuno ang amoy ng pulbere. Aba! Si Megan at ang mga elite mula sa iba markang Paiwati ibang sekta ng world. Universe ay nanood ng eksena magbuka ng may labis na interes. Kaya, ipinaglalaban ni Quincy at Stella ang kanilang asawa. 28. Napaikot ang labi ni Megan sa isang nakakalokong ngiti. Akala niya ay sina Stella at Quincy. Doon upang iligtas si Daryl, at nag-aalala siyang mahirap ito para sa kanya. Makitungo sa kanila gayunpaman, nagulat si Megan nang malaman na mayroon sina Quincy at Stella sinimulan upang labanan laban sa bawat isa sa halip na makipag-ugnay sa kanya. Sumulyap si Megan kay Daryl. Tingnan ang iyong nagawa, ginugulo ang napakarami. Mga batang babae, ngayon ay nararamdaman mo na ang kurot. Kudlit. F**k. Natigilan ang sitwasyon kay Daryl. Mapait na umiti siya kina Quincy at Stella. Quincy, Stella, nasa iisang bangka tayo. Huwag tayong masyadong magalit sa bawat isa. Bakit hindi tayo magkakasama? Panipi. Hindi. Malamig na gin ang bala siya ni Quincy nang walang pag-aatubili man lang. Dapat sumama ka. Ako ngayon, walang makakapidyol sa akin. Panipi.
Si Stella ay matindi rin, marahan niyang sinabi, "Hubby, nasugatan ka, kaya dapat iligtas ka, huwag mag-alala, paglilingkuran kita ng maayos at tutulungan kang mabawi ang iyong lakas." Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit siya ay matatag. "Ah." Nakanganga sa kanila si Daryl. Siya ay lubos na walang imak at nalito. Yung dalawang babae naroon upang iligtas siya, ngunit nagsimula silang mag-away. Siya ay flabbergasted. Bakit ang dalawang babae, na may parehong layunin, alinang upang iligtas siya at kunin siya, na hindi magkakasundo? Ang apat na magkakapatid ay pinagsama ang kanilang mga dibdib at sumigaw kay Quincy. "Hoy, kaya paano kung ikaw ang pinakamatanda na prinsesa sa South Cloud?" "Tama iyan. Sa palagay mo maaari mo ba kaming Bull Lion dahil lang sa dumating ka na may malaki grupo ng mga tao? Sa palagay mo mahuhuli mo lang ang asawa ng iba? Quincy, kahit na maraming tao ka, hindi kami natatakot. Maging sino ka man, walang paraan na maaari mong alisin ang aming maliit na bayaw." Panipi. Ang kanilang master at junior sister ay ang dalawang taong pinakamamahal sa kanila. Gagawin nila. Hindi alintana ang hirap basta masaya ang kanilang nakababatang kapatid. 29. Dapat may wish ka sa kamatayan. Naging malamig ang magandang mukha ni Quincy. Siya ay masyadong tamad upang magpatuloy sa walang katuturang usapan, kaya't winagiwi niya ang maladjayed na kamay. "Dalhin mo pababa sila, Panipi. Bilang pinakamatandang prinsesa sa South Cloud sa daigdig, palagi siyang ginagamot. Respeto gayunpaman, paulit-ulit na hinahamon siya ni Stella at ng kanyang apat na kapatid. Naghukay sila ng kanilang sariling libingan. Matapos ibigay ang utos ni Quincy, lahat ng mga gwardiya ng South Cloud World kinugkob si Stella at ang kanyang mga kapatid. 30. 1707. Nang kumilos ang mga gwardiya ng South Cloud World, ang apat na magkakapatid na mula sa nagkatinginan ng Ice Fire Island bago sila agad tumayo sa harapan Stella upang maprotektahan siya. "Junior sister, huwag kang matakot." "Oo, sa amin dito, hindi namin hahayaan na kunin nila ang aming maliit na bayaw. Hindi ako naimbitahan sa iyong hapunan sa kasal pagkatapos ng iyong seremonya sa kasal." Nahiya at nagalit si Stella. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay walang ingat. Nagsalita pa rin sila ng nakakaloko kahit sa kritikal na iyon oras. Habang naiisip niya ang kalokohang kilos ng kanyang nakatatandang mga kapatid, tinipon ni Stella ang kanyang panloob. Lakas at binati ang 10,000 mga hukbo ng hari kasama ang kanyang apat na nakatatanda mga kapatid. Sa wakas, mag-aaway sina Quincy at Stella. Tumawa si Megan at ngini siya ng kanyang puso sa nakita ng kanilang kagagawan. Pagkatapos, siya lumusat patungo kay Daryl sa isang iglap ng isang mata. Napakabilis niya. Hindi nakuha ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya. Kaya, siya nagawang hawakan ng mahigpit ang pulso bago siya makapag-react. Whoosh! Pagkatapos, kinuha ni Megan si Daryl at lumipad, nawala sila sa malayo. Walang pag-aalangan. Gayunpaman, bago siya umalis, iniutos niya sa kanyang mga tao. "Kunin mo rin sina Queenie at Celine." "Oo, Alliance Master. Ang lahat ng mga pangunahing sekta mula sa World Universe ay tumugon." Siya dinakip nila Celine at Queenie at agad na hinabol si Megan. Nabalisa si Daryl sa bigla ang pagbabalik ng mga pangyayari, halos maiyak na siya. Akala niya ay ligtas na siya matapos na lumitaw sina Stella at Quincy, ngunit hindi. Inaasahan na magsimula ng away ang dalawang babae. Lalo siyang naguluhan nang samantalahin ni Megan ang pagkakataong dalhin siya, Queenie, at wala na si Celine. 31. Daryl, Hubby. Nagulat sina Quincy at Stella nang ilayo ni Megan si Daryl, sigaw nila. "Malakas." Mukha namang nag-alala si Stella nang sumigaw siya. Sabik siya kung gugustuhin ni Daryl. Mabuhay. Lalo na pagkatapos na siya ay magdusa ng isang matinding pinsala at patuloy na pinahirapan ni Megan.
Si Quincy naman ay nagalit. Bilang isang kagalang-galang na prinsesa mula sa ang South Cloud World, hindi niya kailanman nabigo na matapos ang mga bagay. Ito ay isang kahihiyan na matagumpay na kinuha ni Megan si Daryl mula sa ilalim ng kanyang ilong. Inilayo nila ang little brother-in-law. Masyadong masama ang babaeng Megan na iyon. Hindi niya papatayin ang aming maliit na bayaw, gagawin siya. Panipi. Kasalanan ang prinsesa iyan. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring kunin ni Megan ang aming maliit bayaw palayo. Panipi. Ang apat na magkakapatid ay nagyel at sinisisi lahat kay Quincy. Mukhang galit na galit ang magandang mukha ni Quincy habang kinawayan ang malajayed na kamay. Habulin pagkatapos nila. Matapos niyang maibigay ang utos, lumipad si Quincy sa kalangitan sa gabi tulad ng isang duwende sa gabi at mabilis. Pumunta sa direksyong iniwan ni Megan. Sa ilalim ng normal na pangyayari, papatayin sana ni Quincy ang apat na nakakainis. Mga kapatid gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay noon ay upang ibalik si Daryl. Pagkatapos ng lahat, nandoon siya sa isang dekreto ng imperial upang iligtas si Daryl. Hindi niya malabag ang utos ni Empress. Higit sa lahat, hindi siya dapat mawala sa mukha. Kumilos ang mga hukbo ng hari sa utos ni Quincy at hinabol si Megan. Napakamot ng ulo ang apat na magkakapatid habang nakatingin kay Stella. Junior sister, ano ang dapat nating gawin? Ang maliit na bayaw ay nadakip muli. Hahabol ba tayo sa kanila? Bakit hindi kami kumuha ng iba na maging asawa mo? Si Daryl ay isang istorbo. 32. 1708. Galit na padyakan ni Stella ng paanang mapansin niyang nakatatanda pa rin ang mga nakatatandang kapatid kumilos ng pisngi. Pumunta ka, bilasan mo at maghabol ka pagkatapos. Pagkasabi niya nun, Stella tinapik ang kanyang paa sa lupa at hinabol sila. Nagkatinginan ang apat na magkakapatid bago nila agad na abutan. Ang kanilang kapatid na babae. Sumigaw sila, Junior sister, hintayin mo kami. Samantala, sa kinaroroonan ni Daryl, nasa langit. Mahigpit na hawakan ni Megan kay Daryl. Ang lalaki ay nakaramdam ng pagkabalisa at pagkakasalungatan habang nakikinig. Sa tunog ng hangin na umihip sa kanyang tainga. Megan, inaamin ko na medyo hindi ako naging alintana sa iyo. Gawin natin ito, kukunin ko. Patawarin ka, at maaari mo kaming pakawalan. Kililimutan ko ang tungkol sa kung ano man ang nangyari sa huling dalawang araw. Matapos niyang sabihin iyon, ikiling ni Daryl ang kanyang ulo upang tumingin kay Queenie, na nasa likuran niya. Gayunpaman, mapatla ang kanyang mukha, at tila siya ay mahina. Gusto ni Megan na tumawa. Malamig siyang ngumiti, hindi maganda ang mukha niya. Walang puwang para sa negosasyon, nais mo akong patawarin ngayon. Huli na yan, panipi. Pag nang maramdaman niya ang kawalang puso ni Megan. Bumantong hininga si Daryl sa kanyang isip, siya ay nabigo. Matapos silang lumipad ng dalawang oras, sa wakas ay natanggal ni Megan sina Quincy at Stella, na mayroon binuntot siya. Nakahinga ng maluwag si Megan matapos niyang mapansin ang isang lambak na may komplikadong lupain. Kinausap niya ang lahat sa likuran niya. Magpahinga muna tayo dyan. Sa parehong oras, nagbigay ng utos si Megan kay Kent at sa iba pa. Kumuha ng sunog. At magpatuloy sa paggawa ng elixir. Panipi. Parang walang pasensya si Megan nang magbigay siya ng order. Nararamdaman niya ang lakas sa. Ang katawan ni Queenie ay naging mas marahas. Natakot si Megan na huli na kong hindi niya siya pinino sa lalong madaling panahon. Oo, Alliance Master. Si Kent at ang iba pa ay tumugon bago sila pumunta upang makakuha ang mga bagay na handa na. 33, Megan. Sabik si Daryl sa sitwasyon. Hamagod siya at tinitigan si Megan malapit na, ano naman ito? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim kung pumayag kang pakawalan kami. Ano ang lihim? Tanong ni Megan na may chuckle. Phew! Huminga ng malalim si Daryl. Nagpanggap siya ng isang solemn na nahitsura at nagsimulang magsalita kalokohan, 2 buwan na ang nakakaraan,
Nagpunta ako sa kontinente ng North Mona, at nakilala ko Emperor Haoyi. Alam mo ang tungkol sa Emperor Haoyi, tama. Noon, siya ang matapang na tao na kinunan ang Suns. Mayroon siyang banal na bow na tinatawag na Scorching Sun Bow. Ako ay nasa kanyang palasyo sandali, at nalaman ko kung saan niya itinago ang kanyang bow. Inaasahan ni Daryl na tumingin kay Megan bago niya ipagpatuloy na sabihin, basta ikaw ay handang pakawalan kami, dadalhin kita sa North Mona Palace at makuha ang nakakapasong Sun Bow. Kumusta naman yan? Scorching Sun Bow. Ang magagandang mata ni Megan ay kumislap sa tuwa nang marinig iyon, siya ay biglang interesado doon. Seryoso ka? Sino sa siyam na kontinente na hindi pa naririnig ang kwento ng pagbaril ni Haoyi sa Suns? Mula nang maging Alliance Master si Megan, napakahusay. Na alam niya. Mga pangyayari sa mundo, nalaman niya na si Emperor Haoyi ay nabuhay ng libo-libo taon at pinamunuan niya ang North Mona Continent. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang Scorching Sun Bow. Totoo iyon. Tumanggaw-tango si Daryl ng may taos-pusong pagmumukha. Si Daryl ay nagsisinungaling, ngunit kailangan niya ng isang himala, kailangan niyang magsinungaling kay Megan. Kinagat ni Megan ang kanyang mga labi at nagsimulang pagnilayan iyon. Megan. Medyo kinabahan si Daryl nang mag-atubili si Megan. Kaya, nagbigay siya ng isang mungkahi. Kahit na gawing elixir mo si Queenie, ang makukuha mo lang ay ang Heavenly Flame Peel. Ang Scorching Sun Bow, sa kabilang banda, ay isang banal na sandata. Alin ang gusto mo? Pumili ka, dapat mong malaman iyon ng mas mabuti kaysa sa akin. 34. At saka, pamilyar ako sa North Mona. Huwag mag-alala tungkol sa mahuli ka. Emperor Haoyi. Nakakakuha ka ng isang banal na sandata kapalit ng buhay ng isang tao. Sa palagay ko mayroon ka ng mahusay na pakikitungo. Phew! Bomb antong hininga si Megan, interesado siya sa sandatang iyon. Gayunpaman, casual niyang sinabi, napakahusay, maniniwala ako sa iyo muli. Kung hindi ko nakikita ang Scorching Sun Bow sa ang North Mona Palace, hindi lamang gagawin kong pili si Queenie, hindi ikaw o ang kagalang-galang na pianist na ito ay maaaring makatakas sa kamatayan. Ang migting na mukha ni Megan ay nagyayelong malamig at walang emosyon nang ibigay niya sa likod na iyon. Babala ang kanyang mga mata ay may isang nakamamatay na pagtingin sa kanila. 1709. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Tumingin si Daryl kay Megan at solemn na tumango. Pinilit niya ang isang hindi mapakali ng ngiti sa kanyang mukha. Si Megan ay naging mas malupit na tao. Natatakot siya na hindi madali ang manloko siya. Gayunpaman, ito ay isang napakalaking lunas dahil nangangahulugan ito na ang Queenie ay hindi gagawing table toss. Habang Megan. Biglang lumapit si Kent na nagmamadali sa mukha nito. Si Daryl ay nagsasalita. Kalokohan, nagsisinungaling siya sayo. Huwag kang magtiwala sa kanya. Panipi. Napatingin si Kent kay Daryl nang sinabi niya iyon kay Megan. Palaging nakikita ni Kent si Daryl bilang isang peste at isang tinak sa kanyang laman. Natuwa siya na mayroon si Megan. Sa wakas ay nahawakan si Daryl. Paano niya siya hinayaang mapatawad kay Daryl ng ganon kadali? Manahimik ka nga, kumaway si Megan at Jin ang bala siya nang walang silid para sa negosasyon. Nakagawa ako ng desisyon. Sino ka upang sabihin sa akin ang dapat kong gawin? Panipi. Ibinigay ni Megan ang kanyang tagubilin sa iba pang mga sekta. Humanda ka na at pumunta sa North Mona Kontinente. Panipi. Oo. Ang lahat sa paligid niya ay tumugon sa utos, at nagsimula silang maghanda na umalis. F**k. Hindi masabi na nagalit si Kent. Napatingin siya kay Daryl habang sinusubukan nitong pilahin ang sama ng loob sa kanyang puso. Daryl, sa aking paligid, hindi ka kailanman aalis dito na buhay. Gayunman, napagpasyahan ni Kent na kikilos siya laban kay Daryl, kahit na tumulong si Daryl Megan makuha ang banal na sandata. Di nagtagal, nagtipon ang lahat,
at pagkatapos ay sumama sila Megan sa North Mona Continent. Samantala, sa bilangguan ng New World, ang pamilyang Carter, Dax, at Chester ay nakaupo na nakabitin ang kanilang ulo, nakadama sila ng pagkalumbay. Kalahating buwan na mula nang magkaroon sila ng anumang balita tungkol kay Daryl, wala silang ideya kung kamusta siya. Ginagawa. Bigla, bumukas ang pinto ng bilangguan, at isang dosenang mga numero ang lumakad sa silid. Mabilis, pinangunahan ni Donahue at Florian ang pangkat. Ang mukha ni Donahue ay mukhang malungkot na may isang pahiwatig ng kayabangan. Nakasuot ng ngiti si Florian sa kanyang mukha, mukha siyang kontrabida. His. Ang bawat isa sa selda ay nagulat sa paningin ng dalawang tao, hingal na hingal sila. Ang dalawang taong ito ba ay nakikipagsabwatan? Ano ang gagawin nila? Mr. Punong Ministro. Nais ni Florian na ipagsama ang kanyang sarili kay Donahue. Narito ang mga kaibigan at pamilya ni Daryl. Ang kanyang nangako ang kamahalan na bibigyan ka ng dalawa, upang mapili mo ang anuman sa kanila. Panipi. Si Florian ay isang mataas na opisyal sa New World Continent, hindi siya karaniwang gawi mahinhin at magalang. Gayunpaman, iba ang Donahue. Siya ang punong ministro ng Westrington. Mayroon siyang mas mataas na opisyal titulo kaysa kay Florian. Sa makatuwid, siya ay mas malakas, at mayroon pa siyang isang banal na sandata. Iyon ay kung bakit natakot si Florian na pukawin siya. Ano? Ang pamilya Carter, Dax, at Chester ay laking gulat nang marinig ang sinabi ni Florian. Nariyan ba si Donahue upang pumili ng dalawang tao? Si Donahue ay kilalang malupit, sino ang makakaligtas kung mahulog sila sa kanyang mga kamay? Natakot sila. Napakahusay. Tumanggaw si Donahue bago siya tumingin sa paligid at saka tinuro si Zoran at Susan. Ang dalawa sa sila. Si Zoran at Susan ay ninong at ninang ni Daryl, sila ang pinakamalapit kay Daryl. Si Zoran ay kinilig at tinitigan si Donahue ng mabagsik, ang kanyang titig ay napuno ng puot. 1710. Noon, si Donahue ay sanhi ng pagkakagulo sa pamilyang Carter at pumatay sa marami sa kanilang pamilya mga alagad. Hindi makakalimutan ni Zoran ang tungkol sa alitan ng dugo. Hindi mapakali si Donahue sa pagkamuhi sa kanya ni Zoran. Mabilis, ilabas mo sila, nag-utos ng mabilis si Florian sa kanyang mga tagasunod. Matapos niyang sabihin iyon, maraming gwardya ang lumakad patungo sa selda at dinala si Zoran at Susan sa kanila. Punong Ministro, sumando si Florian kay Donahue na may isang pagtingin sa pambabola. Gusto mo ba sila ipadala sa kung saan ka nagpapahinga? Maaari kong makuha ang hukbo ng hari at isama ka pabalik sa Westrington. Bukas, panipi. Hindi na kailangan iyon. Ngumiti ng bahagya si Donahue habang umiling siya at sinabing, i-interrogate ko sila dito. Gayunpaman, nangako ang kanyang kamahalan na ibibigay sa akin ang dalawang taong ito. Sa kasong ito, kinokontrol ko ang kanilang buhay. At kamatayan, maaari akong magtanong doon, di ba? Tama, tama, umiling ulit si Florian sa katumabi. Si Donahue ay chuckled at naglakad papunta sa Zoran. Mr. Carter, hindi mo inaasahan na makikita mo ako rito, di ba? Panipi. Bigla. Nanlamig at nagisa ang mga mata ni Donahue. Hayaan mong tanungin kita nasaan si Zubaji. Narinig ni Donahue na si Zubaji ay naninirahan sa Carter Mansion kanina. Tulad ng pinuno ng pamilya, dapat alam ni Zoran ang kinaroroonan ng lalaki. Si Zubaji ay hinagaw. Asawa ni Donahue, kaya nais niyang hanapin si Zubaji. Paf! Nagluwa ng dugo si Zoran, at pagkatapos ay galit na sinaway niya, ikaw na kasuklam-suklam na aso, sa palagay mo. May makukuha ka sa labi ko. Hindi ko alam, ngunit kahit na alam ko kung nasaan si Zubaji, hindi ko malalaman sabihin sa'yo. Si Zoran ay matatag at hindi nagbabago. Siya ay kumikilos pa rin sa isang kamanghamanghang paraan kahit na matagal na siyang nakakulong. Galit na galit si Donahue, at ang kanyang mga mata ay pulang dugo.
Naghahanap ka ng kamatayan. Sumabog ang panloob na enerhiya ni Donahue matapos siyang sumigaw. Pagkatapos, sinaktan niya si Zoran ng atake sa palad. Ginamit ni Donahue ang 10 antas ng kanyang mga kasanayan sa pag-atake na iyon. Ang lakas ng kanyang palad ay tumaas, at ang hangin nakapaligid sa kanilang paligid. Boom! Ang akil point ni Zoran ay tinatakan, kaya't hindi niya ito kayang iwasan. Siya ay gumawa ng isang muffled dying bago ang epekto flam kanya paatras. Nang siya ay mapunta sa lupa, siya spouted isang bibig ng dugo, walang nakakaalam kung nakaligtas siya sa pag-atake. Sir! Pare! Pare! Nagulat sina Sara at Dak sa pinakawalan nilang masakit na sigaw. Kasabay nito, pamatak ang luha sa kanila mga mata. Nang inig si Susan, at naramdaman niyang umikot ang mundo, halos himatayan siya. Siya at si Zoran ay umiibig sa isa't isa sa mga dekada. Dapat silang tumanda na magkasama. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay mamamatay sa bilangguan sa New World Royal City. His. Si Florian, na nakatayo sa gilid, ay huminga ng isang malamig na hangin sa nakita ng kakilakilabot pangyayari. Asterisk 6. Ang Donahue ay eksakto kung paano siya napapabalitang maging kudlit. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban, at mabilis siyang umatake. F**k. Ang mga mata ni Dax ay mapula sa dugo tulad ng isang mabangis na hayop. Sinaman niya ng tingin si Donahue at sinigawan siya. Paus na boses, Donahue, pakawalan ang aking mga ake point at labanan ako tulad ng isang lalaki. F**k. Paano inaatake mo ang isang tao na may selyo ng kanyang mga akupo? Lalaki ka ba? Panipi. Si Chester at ang iba ay sumulyap din kay Donahue. Kahit na ninong lamang ni Daryl si Zoran, palagi siyang nakikita ng nakababatang lalaki bilang kanya pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Bilang mga kapatid ni Daryl, humulo ang kanilang dugo habang pinapanood ang kalunos-lunos na kamatayan ng isa sa mga miyembro ng pamilya ni Daryl. Nakaramdam sila ng sobrang pagkapuot noon. Donahue, ginawa mo ang Elysium Gate bilang iyong mga kaaway magpakailanman. Kung makaligtas ako rito, aatakihin ko si Westrington at kukunin ko ang iyong ulo. Lahat ng mula sa Elysium Gate ay sumigaw sa galit. Gusto nila ng dugo, at ang kanilang galit ay namula. Nanatiling walang malasakit si Donahue kahit na narinig niya ang mga banta na iyon. Ninisyon niya, isang pangkat ng basurahan. Na hindi man lang maprotektahan ang sarili. Ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na panatilihin ang ranting? Panipi. Pagkatapos, humakbang si Donahue at lumakad papunta kay Susan. Sinukat niya siya. Ang babae ay ninong ni Daryl. Hindi niya inaasahan na magiging kaakit-akit siya sa kanyang edad. Nagkaroon siya ng kamangha-manghang pigire. Nagpakita si Donahue ng isang mahinang ngiti habang iniunat ang kanyang daliri at itinaas ang baba ni Susan. Siya. Bulong, magandang dinang, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay sabihin sa akin kung nasaan si Zubaji, baka hindi ka maghirap kung sasabihin mo sa akin ang totoo. 1711, ikaw, napakagatlabi si Susan habang nakatingin sa Donahue. Pagkatapos, siya snarled sa kanya. Mabuti pang patayin mo ako. Kung hindi man, pip ay repiraso kita. Si Susan at Zoran ay ikinasal na para sa mga edad, at iginagalang at hinahangaan nila ang bawat isa. Marami na wala ang lahat ng pag-asa at pagnanasang mabuhay si Susan pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay sinamsam ng isang malakas na pakiramdam ng pagtatuboy at puot. Thirst, thirst, thirst. Pang-aasar ni Donahue kay Susan nang makita ang kawalan ng pag-asa ng pagpapakamatay. So, you really want to go with your asawa, ha? Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay tutuperin ko ang iyong hiling sa kamatayan. Dahan-dahang itinaas ni Donahue ang kanyang kanang kamay, at kasabay nito, umusog ang kanyang panloob na enerhiya. Biglang, ang buong bilangguan ay tulad ng isang nasusunog na warehouse ng paputok, lahat ay natakot habang sumisigaw sila. Donahue, tigilan mo na. Lumapit sa akin kung may kakayahan ka.
Hayop ka, isang hayop. Hindi pinansin ni Donahue ang lahat ng galit na sinabi na ibinato sa kanya. Tulad ng paglapit ng kanyang kamay, tumulo ang luha ni Susan sa mukha niya. Sinulyapan niya si Zoran, na nakahiga sa malapit, bilang walang katapusang kinain siya ng puot at kawalan ng pag-asa. Hobby, sasamahan kita kaagad. Bigla, binawi ni Donahue ang kanyang palad at nginisyon siya, gusto mong mamatay. Masamang balita, ayoko hayaan kang mamatay ng napakadali. Pagkatapos, itinuro ni Donahue si Florian, na nasa tabi niya. Florian, kailangan ko ng pabor. Oo naman, Mr. Punong Ministro, mangyaring sabihin sa akin kung ano ito. Lumapit si Florian kay Donahue kasama ang isang ngiti sa mukha niya. Ang mga labi ni Donahue ay dumulas sa isang nakakalokong ngiti, at dahan-dahang sinabi niya, ikalat ang balita na pinatay ko ang ninong ni Daryl, si Zoran, at na-capture ko ang kanyang ninong. Kung ayaw niya ng anuman mangyari sa kaakit-akit na babaeng ito, pagkatapos ay dapat niya akong bisitahin sa West Rington kasama si Zubaji bilang sa lalong madaling panahon. Nais ni Donahue na patayin si Susan ng mas maaga, ngunit hindi niya ito kayang gawin dahil siya ay tumingin kaya nakamamanghang. Higit sa lahat, nangako lang si Lord Kenny na bibigyan siya ng dalawang tao, at pinatay niya ang isa. Sa kanila kung papatayin niya ang pangalawa, wala siyang mailalabas kay Daryl mula sa pagtatago. Tumawa si Florian habang tumango sa plano. Pagkatapos, tinapik niya ang dibdib niya nang may kumpiyansa at nangako siya, Mr. Punong Ministro, huwag mag-alala. Tutulungan kita sa pagpapalaganap ng balita. Panipi. Palaging nakikita ni Florian si Daryl bilang isang istorbo. Mas masaya siya na nasa parehong pahina ng Donahue upang mapupuksa si Daryl. Ma'am. Tumango si Donahue sa kasiyahan habang sumulyap kay Susan. Ilabas mo siya. Aalis na siya para West Rington kasama ko bukas. Matapos niyang sabihin iyon, lumabas si Donahue palabas ng bilangguan. Ilabas mo siya. Nagbigay ng utos si Florian sa kanyang mga nasasakupan at pagkatapos ay mabilis na lumabas pagkatapos. Donahue. Maraming mga gwardiya ng hari ang agad na umakyat at tinali si Susan. Ina. Madam. Ang ibang mga tao na nakakulong sa bilangguan ay kinilabutan sa kung paano umunlad ang mga bagay, at sila desperadong sigaw. Si Susan ay lubos na nasaraan ng loob. Ikiling niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Sara. Alagaan mong mabuti si ang iyong sarili kapag wala kami sa tabi mo, Sara. Tandaan, hindi mahalaga kung sino ang papasok at kinu-question ka kung nasaan si Daryl, huwag kang umimik. Panipi. Ina, hindi, malapit na gumuho si Sara nang walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Samantala, sa isang burol sa hilagang kanluran ng palasyo sa North Mona. Si Megan at marami sa kanyang mga tagasunod, pati na rin sina Daryl, Celine, at Queenie, na kinuha hostage, sa wakas ay nakarating sa North Mona pagkatapos ng maraming oras. Tumayo ang palasyo ng North Mona. Sa tapat ng burol. Ang panahon ay hindi kaaya-aya, at ang kalangitan ay madilim, tulad ng kalooban ni Daryl. Ang North Mona Palace ay mababantayan. Mapapanganib nating ilantad ang ating sarili kung pupunta tayo sa isang malaki. Grupo ang pinakamahusay na paraan upang magpatuloy ay para sa ating dalawa na makalusot sa palasyo upang nakawin ang bow. Panipi. Nagmungkahi si Daryl habang tumitingin sa Royal City. Ma'am. 1712. Tumugon si Megan habang pinag-iisipan niya iyon. Sumulyap siya sa North Mona Palace sa tapat ng burol, ito ay matangkad at marilag. Ito ay kahit na mas kahanga-hanga kaysa sa New World Palace. Nakatago ba ang scorching sun bow sa Englanding Palasyo na iyon? Alliance Master. Sabik na lumabas si Kent at kinumbinsi si Megan. Hindi magandang ideya para sa iyo lamang ni Daryl pumasok ka dyan tuso si Daryl. Paano kung maglagay siya ng bitag sa loob at may ambush ka? Sumulong din si Fanny at sabik na, oo, senior sister. Napakatuso ni Daryl, ikaw kailangang manatili sa iyong bantay.
Bakit hindi mo isama ang ilang mga kapatid na junior? Naiinis na si Daryl sa kanila. Sina Kent at Fanny ay may mga nakakainis na dila. Sa wakas ay niloko niya si Megan, hindi siya dapat talo. Ito ay sapat na totoo. Kumunat ang kilay ni Megan matapos marinig ang sinabi ni na Fanny at Kent, at nagsimula na siya pagdadalawang isip og. Bum antong hininga si Daryl at ngumiti ng mapait kay Megan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay kalimutan mo ito, kaya ko sabihin sa iyo na ang North Mona Palace ay mababantayan, talaga. Kung magpasya kang magdala ng maraming mga tao, kung gayon tiyak na matutuklasan ka. Ang pinakamahusay na paraan ay para makalusot tayong dalawa. Palihim ang palasyo. Sa ganitong paraan, mas maliit ang tsansa na matuklasan tayo. Phew! Bum antong hininga si Megan bago siya tumanggo at sinabing, "Sige, tara na." Ikiling niya ang kanyang ulo at inorder si Fanny. Manatili dito at panoorin ang Queenie at Celine. "Opo, senior sister," mabilis na tugon ni Fanny. Si Kent ay labis na nag-alala, nais niyang ipagpatuloy ang paghimok kay Megan. Gayunpaman, pinigil niya pagkatapos nakita niya ang determinadong mukha ni Megan. Di nagtagal, pinagaan ni Megan ang mga akupong si Daryl at pagkatapos ay dagliyang inihanda ang sarili na magtungo sa palasyo. Sina Celine at Queenie ay nasa pagkabihag pa rin. Kahit napakawalan ang mga acupuncture point ni Daryl, si Megan ay hindi nag-aalala na Daryl ay hilahin ang isang trick. Di nagtagal, bumagsak ang gabi. Sinamantala ni na Daryl at Megan ang kadiliman upang makalusot sa pintuan ng palasyo. Mayroong mga gwardya saan man sa palasyo. Ang bawat isa sa mga gwardya ay napakalakas, ang palasyo ay mababantayan. Hindi lamang iyon, may daan-daang mga higanteng ibon na gumala rin sa langit, at maraming mga sundalo ang tumayo sa bawat isa sa mga malalaking ibon. Phew! Bum antong hininga si Megan nang makita iyon, laking gulat niya. Ito ang palasyo ni Emperor Haoyi, sa totoo lang. Marahil kahit na ang mga langaw ay mabibigo upang masira ang palasyo na may mataas na seguridad sa lugar. Bulong ni Megan, "Daryl, sigurado ka bang makakapasok tayo?" Mukha siyang kalmado nang magsalita, ngunit medyo kinakabahan siya. Ang palasyo ay mababantayan, at ang mga gwardya na iyon ay napakalakas. Natakot siya na hindi sila makakatakas sa sandaling mailantad sila. Gusto ni Megan na tumawa. Naisip niya na pagkatapos niyang maging Alliance Master, hindi siya matatakot. Siya ay nagulat na siya ay matatakot pa rin minsan. Ngumiti si Daryl at Solemn na tumanggo. "Huwag kang mag-alala, basta sundin mo ako at hindi gumala sa paligid, sa palagay ko hindi tayo magkakaroon ng anumang mga problema." Panipi. Seryoso ang tunog ni Daryl, ngunit sa totoo lang, medyo nabulabog din siya. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay nakatakas sa palasyo kasama si Zubaji, personal niyang naranasan ang lakas at seguridad ng North Mona Palace. Ito ang lugar kung saan nakatira si Emperor Haoyi, sila ay tapos na kung sila ay natuklasan. Kung sakali, humantong kaagad, mabilis. Hinimok siya ni Megan, ayaw na niyang magsalita pa kalokohan. Ngumiti si Daryl at wala nang sinabi. Sa sandaling iyon, ang mga gwardya sa harap na gate ay may pagbabago ng pagbabago. Nang walang pag-aatubili, "Daryl." Sinenyasan si Megan sa mahinang boses bago sila mabilis na dumulas sa gusali. "Aba." Sa sandaling makapasok sila, gulat na gulat ulit si Megan nang makita ang marangyang layout ng palasyo. Ito ay isang napakagarang hitsura ng gusali. Nais niyang bumuo ng isang mas mahusay na palasyo kaysa sa North Mona Palace pagkatapos palawakin ang sekta ng MA at pagkakaroon ng kontrol sa komunidad ng mga magsasaka sa siyam na kontinente. Siya ay magiging ang walang uliran at ang pinakamatagumpay na Empress. 1713. Ginabayan ni Daryl si Megan at maingat na iniiwas ang mga gwardya habang pinaplano ang kanyang ruta. Kahit na minsan lang siyang nakapunta sa palasyo, mayroon siyang magandang alaala. Hindi siya nawala sa kanya. Pakiramdam ng direksyon, hindi kahit sa gabi. Sumunod si Megan nang malapit sa likuran niya, hindi siya naglakas loob na gumala.
off. May kamalayan pa rin si Megan sa kanyang mga kakayahan kahit na siya ay World Universes Alliance Master. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng labi sa isang palasyo kung saan nakatira si Emperor Haoyi. Hindi nagtagal, dumating sina Daryl at Megan sa pasukan ng isang espesyal na patio. Megan, ang Scorching Sunbow ay nasa bakuran na ito. Sumama ka sa akin. Nagpanggap si Daryl ng isang balisa na hitsura. At nagsimulang magsalita ng kalokohan na parabang totoo ang sinabi niya. Pagkatapos, pinangunahan niya ang daan at pumasok. Ang bakuran muna. Tumanggaw si Megan at mabilis na sumunod sa kanya. Napanganga. Nanginginig si Megan pagkapasok niya at nakita ang nasa loob, natigilan siya. Mayroong isang malaking patch ng mga siksik na nakaayos na mga kahoy na pusta malapit sa pasukan ng looban. Bawat isa. Sahig na gawa sa kahoy ay higit sa 2 metro ang taas, ang lugar ay mukhang isang malawak na maze. Naisip ni Megan na ang mga kahoy na pusta ay tila gulo, ngunit may isang pattern. Tama iyon, dinala siya ni Daryl sa lugar kung saan nakulong si Zubaji. Ito ay din ang pinaghihigpitan na lugar ng palasyo ng hari. Gusto siyang bitagin ni Daryl doon. Kung sa bagay, Zubaji ay nakakulong sa iisang patio sa loob ng libu-libong taon. Ito ay isang porma sayon. Mukha itong misteryoso. Kinagat ni Megan ang labi at maingat na tumingin sa paligid. Sumama ka sa akin. Hinimok ni Daryl, pagkatapos nating dumaan sa mga kahoy na pusta, makikita mo ang nakakapaso na sunbow. Kailangan nating magmadali at gawin ito bago tayo makita ng sinuman. Panipi. Mabilis na pumasok si Daryl pagkatapos niyang sabihin iyon. Reaksyon ni Megan at mabilis na binuntis siya. Daryl. Napansin ni Megan na si Daryl ay sumigaw ng isang mantra sa isang mahinang tinig, dapat ito ang daan patungo basagin ang pagbuo. Nagtataka na nagtanong si Megan, alam mo ba kung anong porma sayon ito? Ngumiti ng mahina si Daryl. Siyempre, alam ko. Ito ay tinatawag na Thousand Wood Mystery Formation. Ito ay isang nakahihigit na porma sayon, napakatalino at mahiwaga. Panipi. Paalala nito kay Daryl kay Zubaji. Kahit nasa lakas ni Zubaji, siya ay natrap sa pormasyong iyon sa loob ng libu-libong taon. Daryl ay sigurado na si Megan ay walang pagkakataon na makatakas sa sandaling pumasok siya sa porma sayon. Ginawa ni Daryl ang maliit na kwento tungkol sa Scorching Sunbow upang linlanggan si Megan na pumunta sa Royal Palace. Ang kanyang pangwakas na layunin ay ang bitagin siya sa libu-libong kahulugan ng misteryo ng kahoy. Inaasahan ni Daryl na gugugulan ni Megan ang kanyang oras sa pagsisisi habang siya ay nakulong doon. Ma'am. Tumugon si Megan na walang imak. Malalim ang iniisip niya. Paano ko makalimutan na si Daryl ay palaging isang makapangyarihang henyo? Hindi pa siya naging. Tumigil sa anumang paghihirap, pabayaan ang isang maliit na porma sayon. Kudlit. Matagumpay na tinulungan ni Daryl si Megan na dumaan sa mga kahoy na pusta. Makukuha ko rin sa wakas ang banal na sandata. Napangisi si Megan sa kanyang isipan. Matapos dumaan sila sa pagbuo, isang maliit na patio ang lumitaw sa harap nila. Zubaji ay nanirahan sa maliit na patio sa loob ng libu-libong taon. Labis na nasabik si Megan, kaya siya. Tinanong ni Daryl, nasaan ang Scorching Sunbow? Saang silid ito? Panipi. Sabik na sabik si Megan. Whoosh! Ngumiti si Daryl kay Megan. Hindi ko alintana kung ano ang iyong nagawa sa mga nagdaang araw. Ako inaasahan kong mapagtanto mo kung ano ang nagawa mong mali at magsisi. Sigurado akong magkita tayo ulit. Matapos niyang sabihin iyon, tumalikod si Daryl at sumugod sa patak na kahoy na pusta. Kahit na ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi ganap na nakuhang muli, si Megan ay hindi masyadong mabilis pigilan ang bigla niyang paggalaw. Nang siya ay sa wakas ay gumanti, nawala na si Daryl sa pagbuo. Daryl, ikaw. Makalipas ang ilang segundo, huminahon na rin si Megan. Namula ang maganda niyang mukha. Sa parehong oras, tinapik niya ang kanyang mga daliri sa lupa at sumugod sa mga kahoy na pusta. Gayunpaman, natigilan si Megan nang malapit siya sa pagbuo. 1714.
Nang tignan niya ang libo-libo at posibleng 10,000-libong mga pusta na kahoy, si Megan ay naguluhan, alin ang daan palabas? *6 yan. Kung makalabas si Daryl, kaya ko din. Kudlit. Kinagat ni Megan ang kanyang labi habang nagmumuni-muni sandali bago siya sumugod sa kahoy. Pusta bilang isang resulta, nawala siya sa kanyang paraan sa loob ng ilang minuto. Ang libong misteryo ng kahoy ang porma sayon ay isang napakatalino na porma sayon at mas mahirap malaman. Ginawa ni Megan. Hindi alam ang anumang mga diskarte sa pagbuo, paano siya maaaring makatakas. Daryl, ikaw ay *starred. Nagsinungaling ka sa akin. Gusto kitang patayin. Dahil nabigo siyang maghanap ng paraan palabas, si Megan. Galit na sumumpa siya ng malakas. Samantala. Dumaan si Daryl sa pagbuo ng mga kahoy na pusta ng walang pawis, at hindi niya maipaliwanag tuwang-tuwa nang makita ang paglabas sa harap mismo niya. Gusto niyang tumawa. Ano ang isang perpektong plano upang akayin siya sa bitag? Megan, manatili ka lang doon at magsisi. Nakarelax si Daryl habang iniisip ang tungkol sa kanyang perpektong plano. Naglakad siya palabas ng pinaghihigpitan na lugar at nagpunta sa palasyo. Kahit na pamilyar siya sa palasyo, nanatili siya. Maingat. Kung sa bagay, mabantayan ang palasyo. Daryl, busted ka. Nagsinungaling ka sa akin, papatayin kita. Biglang sumigaw mula sa likuran niya ang nabigong boses ni Megan. Ang kanyang tinig ay naaakit ang mga bantay sa patrol sa malapit, agad silang pumunta sa pinanggalingan. Sino yan? Huminto ka dyan. Si Megan ay natrap sa malaking porma sayon, kaya't hindi siya nakikita ng mga bantay. Sa halip, sila nakita si Daryl, kaya, sumigaw sila at pinalibutan siya. Si Daryl ay walang oras upang pag-isipan ito, tumalikod siya at tumakbo papunta sa kaibuturan ng palasyo. Habang tumatakbo siya, nagreklamo si Daryl sa kanyang puso, parang umiiyak siya. Matagumpay niyang natrap si Megan sa pagbuo, ngunit ang mga gwardiya na sumunod sa kanya ay hindi madali makitungo sa. Kung si Daryl ay nasa rurok pa rin niya, wala siyang pakialam sa mga gwardiya na iyon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na lakas ay hindi pa nakuhang muli, kaya't tatakbo lamang siya nang mapansin niya ang mga bantay. Ang langit ay madilim sa araw, at ang mga bituin at buwan ay mapurol sa gabi. Si Daryl ay tumatakbo sandali bago niya tuluyang natanggal ang mga gwardiya sa likuran niya. Sa kasamaang palad, nawala siya sa kanyang daan dahil sa madilim na paligid. Nakaramdam siya ng pagkalungkot, minsan lang bumisita si Daryl sa North Mona Palace. Kahit na naalala niya ang iba markang paywati iba. Mga landas sa palasyo sa pamamagitan ng puso, tila hindi siya nasa parehong mga lugar. Maya-maya, dumating si Daryl sa isang kakaibang at napakalaking pagkawasak ng bato. May isang silid na puti. Mga larawang inukit na marmol sa pagtatapos ng pagkasira. Ang kapaligiran ay hindi masasabi na kakaiba at kamangha-mangha. Gayunpaman, kakaiba na walang tao roon, ngunit ang iba pang mga silid sa palasyo ay mababantayan. Isang puting jade steel ang nakatayo sa harap ng puting marmol na silid na iyon. Ang jade steel ay hindi bababa sa 10 metro ang taas, at mayroong ilang mga salita dito ang Banal Emperor's Palace, papatayin ang mga nagkakasala. Sumandal si Daryl upang basahin ang mga salitang iyon, kinilig ang puso niya. Ang palasyo ng banal na emperor. Hindi pa ako nakapunta sa kwarto ni Emperor Haoyi, hindi ba? Ngunit bakit walang tao sa paligid? Nagtataka na pumasok si Daryl sa silid habang umuungol sa kanyang puso. His. Sa sandaling siya ay lumakad sa silid ng palasyo at makita kung ano ang nasa loob, si Daryl ay nagulat, hingal na hingal siya. Ang silid ng palasyo ay walang laman, na may isang lihim na lagusan lamang sa tapat ng pasukan. 1715. Napansin ni Daryl na ang lihim na lagusan ay mahaba at malalim. May mga kandila sa magkabilang panig ng ang mga pader na bato. Wala siyang ideya kung saan haantong ang paikot-ikot na lagusan. Nasaan ang lugar na ito?
Nakasimangot si Daryl habang naglalakad papasok sa lagusan ng walang pag-aalangan. Wala siyang ideya kung ano ang magaganap sa kanya. Wala rin siyang ibang paraan palabas, kaya siya nais na kunin ang panganib. Kung tatalikod siya, kailangan niyang harapin ang libu-libong palasyo mga bantay. Matapos siyang maglakad ng ilang minuto, sa wakas ay dumating si Daryl sa dulo ng lagusan. Isang malaking lihim na silid. Napanganga si Daryl sa nakita sa harapan niya. Ito ay isang hindi kapani-pani walang napakalaking walang laman na silid ng lihim. Ito ay halos 1,000 metro kwadradong at napakahusay na naihilawan ng mga kandila. Ang sikretong silid sa ilalim ng lupa ay kasing ilaw ng araw. Ang mga pader ay nakabukas. Ang magkabilang panig ay inukit ng mga dragon at phoenix. Kahit na ang mga larawang inukit ay mukhang simple. Nagbigay sila ng isang nakabold at kamangha-mangha impression. Ano, mayroon bang isang tao dito? Kudlit. Sumulyap si Daryl sa paligid, lubos siyang natigilan nang ang kanyang mga mata ay lumipat sa gitna ng lihim na silid. Mayroong isang parisukat na platform ng jade sa gitna, at nakaupo rito ang isang bihis na lalaki. Nakatalikod ang lalaki papunta kay Daryl. Siya ay nakasuot ng isang gintong robe-robe, at mayroon siyang matigas na figure. Kahit na hindi nakikita ni Daryl ang kanyang mukha, ramdam na ramdam niya ang kanyang kamahalan at nangingibabaw na aura na ang lalaki ay nagmula sa malayo. His. Siya ba ang Emperor Haoyi? Agad na nakilala ni Daryl ang lalaki bilang Emperor Haoyi, na namuno sa buong North Mona kahit hindi niya nakita ang mukha niya. O hindi. Sa lahat ng mga lugar na maaaring napuntahan ko, bakit kailangan kong pumunta kung saan nililinang ni Emperor Haoyi? Mayroon ba akong naghukay ng sarili kong libingan? Si Daryl ay nakatayo na nakaugat sa lugar, parang umiiyak siya. Hindi nakakagulat na walang mga bantay sa paligid ng silid na iyon. Ito ay isang lihim na silid kung saan nilinang ni Emperor Haoyi. Nais ni Daryl na tumalikod at tumakas matapos niyang mapagtanto na siya ay nasa mainit na sopas. Gayunpaman, sa pagtakbo pa lang niya, naramdaman niya ang malakas na aura na tumagos sa silid mula kay Emperor Haoyi. Ang pressure mula sa aura ay napakalaki na naramdaman ni Daryl na naismento ang kanyang mga binti. Sa lupa, hindi niya maiangat ang kanyang paa upang humakbang. Nausisa si Daryl sapagkat na natiling nakaupo si Emperor Haoyi, hindi siya agad tumayo. Hindi siya gumalaw. Dahan-daang lumipas ang oras, ng mga minuto at segundo. Naramdaman ni Daryl na ang kanyang mga binti ay namamanhid pagkatapos niyang tumayo ng ilang oras, ngunit hindi pa rin ginawa ni Emperor Haoyi gumawa ng isang ilipat walang kamalayan si Daryl na nadama ng Emperor Haoyi ang kanyang presensya sa oras na siya ay pumasok ang lihim na silid. Ang Emperor ay hindi tumugon dahil siya ay pumasok sa isang kritikal na yugto sa kanya paglilinang, at hindi niya kayang bayaran ang anumang pagkakamali. Ang kasanayang nililinang ni Emperor Haoyi ay tinawag na innate imperial strength. Ang proseso ay kailangang gawin sa kompletong kapayapaan ng isip. Kung siya ay nabalisa o nagambala, gagawin nito. Ipagsapalaran ang kahirapan. Sa makatuwid, kahit na nadama ni Emperor Haoyi na may pumasok sa kanyang lihim silid, hindi siya tumayo upang mahuli sila sa kilos. Si Emperor Haoyi ay nasa paglilinang, at siya ay nasa kritikal na yugto. Sa paglaon, naisip ni Daryl na ang Emperor ay dapat nasa kalagitnaan ng paglilinang, at dapat siya ay nasa isang kritikal na hakbang doon paglalakbay ipapaliwanag nito kung bakit hindi niya pinansin si Daryl. Nais ni Daryl na sumulong at magpadala ng atake sa palad kay Emperor Haoyi upang patayin siya. Mula noon sinagip ni Daryl si Zubaji, ipinadala ng Emperor si Gonggong sa isang pangangaso para sa kanila saan man. Habang buhay si Emperor Haoyi, palagi silang hinahabol ni Gonggong dahil sa kanya. Pasya kaya, nang napagtanto ni Daryl na ang Emperor Haoyi ay nasa isang kritikal na yugto ng kanyang paglilinang, nais niyang tambangan at patayin siya. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Daryl. Paano kung nakompleto na ni Emperor Haoyi ang kanyang paglilinang ang sandaling sumalakay si Daryl? Hindi nais ni Daryl na ipagsapalaran ang isang counterattack. Ang kanyang panloob na lakas ay hindi nakabawi,
kaya't hindi niya maitago o may pagtanggol ang sarili ng mabisa. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Daryl, may ideya siya. Maaari niyang abalahin ang kalagayan ni Emperor Haoyi at akayin siya sa kahirapan. Tumawa si Daryl. Alam niya ang pamamaraan ng paggaya ng boses upang gayahin ang tinig ni na Zhu Baji at Chang'er at lumikha ng isang eksena kung saan sila nagde-date. Mahal na mahal ni Emperor Haoyi si Chang'er. Kung maririnig niyang nakikipag-date si Chang'er ibang lalaki, siguradong magagalit siya. Maaari itong makasira sa kanyang paglilinang. Oo, magagamit ko ang pamamaraang ito. Matapos niyang mapag-isipan, dahan-dahang gumalaw si Daryl upang mailayo ang kanyang sarili mula kay Emperor Haoyi. Matapos siyang umatras ng higit sa 10 metro ang layo mula sa kanyang orihinal na lugar, nag-ayos ng lalamunan si Daryl. At sinimulang gayahin ang boses ni Chang'er. Zhu Baji, ano ang dapat nating gawin? Matapos niyang sabihin ang unang linya, ginaya ni Daryl ang tinig ni Zhu Baji. Huwag kang matakot, ang aking magandang Chang'er. Si Haoyi ay tila nasa isang kritikal na yugto ng kanyang paglilinang. Dahil nalaman niya na kami na lihim na nakikipag-date, tiyak na masisira niya tayo pagkatapos niyang matapos ang kanyang paglilinang. Bakit hindi? Sumama ka sa akin. Elope tayo. Panipi. Pagkatapos nito, ginaya ulit ni Daryl ang boses ni Chang'er. Sinabi niya, sige, kapatid Zhu. Mahal kita kasama buong puso ko. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa hola araw-araw kapag kasama ko si Haoyi. Ikaw talaga ang isa na mahal ko, panipi. Nagawang gayahin ni Daryl sina Zhu Baji at Chang'er, at ginawa niya ito ng totoo. Kung may mga tao sa paligid niya, magugulat sila. Ang tunog ni Daryl ay katulad ni Zhu Baji at Chang'er na parang nasa sikreto talaga sila silid. 1716. Ang Emperor Haoyi ay nakatalikod kay Daryl, kaya't hindi niya makita kung ano ang ginawa ng lalaki. Siya naisip na ginaya ni Daryl ang isang totoong kwento at ang minamahal niyang si Chang'er ay nakikipag-date kay Zhu Baji. Bigla, ang mahinahon na mga mata ni Emperor Haoyi ay namula ng galit na tumila sa kanya. Gano mang gahas na ninakaw ni Zhu Baji ang aking babae. Dapat ay may hinahangad siyang mamatay. Naisip niya na sila at si Chang'er ay mabubuhay ng masaya na magkasama sila sa isa't isa libu-libong taon. Hindi niya akalain na may mahal pa si Chang'er na iba. Buzz. Nagalit si Emperor Haoyi habang binabanggit niya ito, nagambala ang kanyang emosyon sa kanyang paglilinang. Bigla, ang kanyang panloob na enerhiya ay nagpunta sa kanyang larangan ng enerhiya, at ang kanyang paglilinang ay nawala. Diabolical. Bigla namang human girl si Haoyi. Agad na bumuhos ang kanyang panloob na lakas mula sa kanyang katawan at tumago sa buong silid. Hindi pa rin namalayan ng Emperor Haoyi na siya ay niloko, sina Zhu Baji at Chang'er ay hindi nakikipag-date, at wala sila kahit sa sikretong silid. Ito ay isang ilusyon na gawa-gawa ni Daryl's diskarteng panggagaya ng boses. Ang hangin sa lihim na silid ay napangit sa ilalim ng pagbabago bago ng panloob na enerhiya ni Haoyi. Natawa si Daryl sa isip niya. Labis siyang nasa sabik ng maramdaman niyang si Haoyi ay napunta sa isang psychotic break. Nagtrabaho ito. Kahit na ang Emperor Haoyi ay isang kagalang-galang na pinuno, siya ay medyo simple ang pag-iisip. Isang simple ang diskarte sa paggaya ng boses ay sapat na upang lokohin siya. Org. Ang ekspresyon ni Emperor Haoyi ay lubos na napangit, nagalit na siya. Zhu Baji, Chang'er, umungal si Emperor Haoyi. Tumayo siya, umikot, at tumingin sa harap niya. Gayunpaman, natigilan siya. Wala sa silid sina Zhu Baji at Chang'er. Isang lalaki lang ang tumayo sa silid. Pasukan, at tila tinitigan niya ang Emperor na may tusong ngiti sa labi. Si Daryl iyon. Kamahalan, humihingi ako ng tawad. Hindi sinasadya akong pumasok sa iyong silid ng paglilinang, at may biniro ako. You on a whim, nakangiting sabi ni Daryl. Ang kanyang hitsura ay tila casual, ngunit ang kanyang katawan ay nasa isang laging handa na posisyon. Mukhang handa siyang lumingon at tumakas anumang oras. Ikaw pala yan, brat.
Bumalik sa kanyang kamalayan si Emperor Hao Yi, galit na galit siya. Galit na sigaw niya at nagsimula na para sampain ang lalaki. Biglang, ang kanyang mukha ay naging asol at mapatla pagkatapos niyang magsalita ng ilang mga salita, siya. Marahas na kinilig. Ito ay nawala alinsunod sa plano ni Daryl. Nais ni Emperor Hao Yi na patayin si Daryl, ngunit ang kanyang panloob na enerhiya ay sumabog at lumabas sa kanya. Kontrolin Puff. Sa wakas, ang Emperor ay tumangala sa langit at umungal. Pagkatapos, nagbuhos siya ng isang subaw ng dugo. Siya ay nasa isang kompletong psychotic break. Kasabay nito, isang alo ng marahas na panloob na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang larangan ng enerhiya, at sanhi ito. Ang lihim na silid upang makabuo ng isang nakakatakot na buhawi. Ang lakas na pinalabas niya ay sobrang kakilakilabot. Anong larangan ang pinagmulan ng Emperor Hao Yi? Pinunasan ni Daryl ang malamig na pawis na may balot sa kanyang noo. Umatras siya at lumabas ng sikreto kamara habang siya ay nasa gulat pa rin. Puff! Sa wakas, ang huling onsa ng panloob na enerhiya ay pinatuyo mula sa patlang ng enerhiya ni Hao Yi at ang kanyang matipid. Nahulog ang katawan at dumapo sa lupa. Hindi na siya humihinga. Basag, basag. Sa parehong oras, ang mga pader ay basag tulad ng isang spider web at isiwalat ang mga nakatagong mga cell dito. Malinaw na ang nagngangalit na panloob na enerhiya ni Emperor Hao Yi ay pinilit ang mga nakatagong mga cell na pumutok. Nagulat si Daryl nang makita ang nasa mga nakatagong cells, pareho siyang nagulat at natuwa. Ang mga bagay doon ay maliwanag na nagningning. Mayroong ilang mga Tabletas Novus Epoch Pill, Divinity Pill, at Siyam na Langit na Transformation Pill. Ang bawat isa sa mga iyon ay napakabihirang at mahirap makuha. Wow, hindi ko inaasahan na makahanap ng napakaraming magagandang bagay sa paglilinang ng Emperor Hao Yi. Hindi mailalarawan si Daryl na nasa sabik. Maaari niyang pinuhin ang mga tabletas na iyon, ngunit ang mga materyales na kinakailangan para sa kanila ay masyadong mahirap hanapin. Siya ay masaya na makita ang maraming mga nakahanda na tabletas. Tulog. Tumalikod ang masayang si Daryl upang suriin si Emperor Hao Yi, at nilamon niya ang laway niya. Ang lalaki ay damyugo mula sa lahat ng 7 butas sa kanyang katawan, dapat siya ay patay na. Maingat na naglakad si Daryl upang suriin ang katawan. Napansin niyang natalo si Emperor Hao Yi ang hininga niya ng matagal. 1717. Emperor Hao Yi, humihingi ako ng tawad. Ayokong patayin ka, nais lang kitang gawin. Psychotic break, kung hindi man, hindi mo ako mailalabag. Na pumasok sa iyong lihim na silid. Ako hindi alam na mamamatay ka. Panipi. Nakatayo si Daryl sa tabi ng katawan habang pinagsama niya ang kanyang mga palad at mamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Matapos niyang matapos ang nais niyang sabihin, lumakad si Daryl sa basag na pader at kumuha ng ilang tabletas na itinago sa mga lihim na cell. Hindi na siya makapaghintay pa, nilamon niya ang isa sa tabletas hum. Sa sandaling nilamon niya ang tableta, naramdaman ni Daryl ang isang mainit na agos na naglalakbay sa kanyang mga labi mula sa kanya. Larangan ng enerhiya, pakiramdam niya ay mainit at komportable siya. Walang sinayang si Daryl na oras. Agad siyang naupo ng cross-legged at nagsimulang humugot ng lakas. Di nagtagal, kalahating oras ang lumipas bago buksan ni Daryl ang kanyang mga mata. 2 daloy ng nakasisilaw na ilaw ang nagniningning mula sa kanyang naiilaw na mga mata, hindi niya mailalarawan ang tuwa. Nakabawi ako, tumawa siya. Ang kanyang panloob na lakas ay ganap na naibalik. Masyadong nasa sabik si Daryl, mabilis siyang tumayo at humakbang palabas ng sikretong silid. Nang siya ay lumabas, napansin niya ang tahimik na paligid. Napabuntong hininga siya. Ito ay maliwanag na ang lugar ay isang ipinagbabawal na lugar para sa paglilinang ni Emperor Hao Yi. Walang gagawa karaniwang pumunta malapit sa gusali. Walang sino man, maliban kay Daryl, ang nakakaalam ng bigla ang pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Hindi nagatubili si Daryl habang pinagsama-sama ang kanyang panloob na lakas at sinamantala ang gabi upang madulosh. Palabas ng palasyo. Mabilis na umalis si Daryl sa palasyo pagkatapos niyang makalabas.
nang marating niya ang tuktok ng burol sa tapat. Ang palasyo, napansin niya na sila Celine at Queenie ay nakatali pa rin at hinawakan doon. Lahat ng major naroon din ang mga sekta mula sa kontinente ng World Universe habang hinihintay nila si Megan. Nang Daryl lumapit sa tuktok ng burol, napagtanto niya na ang lahat, kasama na si Kent, ay balisa sa kanila hinintay ang pagbabalik ni Megan. Daryl. Bati ni Kent kay Daryl nang walang pasensya na tingin. Bakit? Ka nag-iisa, nasaan si Meg? Naglakas loob siya gamitin ang palayaw ni Megan noong wala siya. Lahat ng tao sa paligid niya ay tinitigan ng mas malapit si Daryl. Mukha silang magkasalungatan. Nakakailang bumalik si Daryl nang mag-isa. Pinagmasdan din ng mabuti ni Fanny si Daryl, ang mukha nitong Maislan ay mukhang nagbabanta. Hoy, Daryl, iyong. Ang bibig ay puno ng She asterisk T, tama ba? Walang scorching sunbow sa North Mona Palace, tama ba? Na-frame mo na ba ang senior sister at pagkatapos ay nag-isa mong nakatakas? Tinaas ni Fanny ang kanyang kamay at tinuro ang mukha ni Daryl, marinig niya ang tunog. Pumasok ka ulit at ibalik sa amin ang aming senior sister, aming sect master. Kung may mangyaring masama sa kanya, gusto ko balat buhay ka hindi rin mabubuhay sina Celine at Queenie. Panipi. Mawala. Sampal. Dash forward forward at sinampal sa mukha si Fanny nang walang babala. Sinampal siya ng buong lakas, nagpakawala si Fanny ng isang murang bomb antong hininga habang pinapasok siya ng epekto. 10 metro pa atras, isang maliwanag na pulang handprint ang lumitaw sa pisngi niya. How dare you hit me? Tinapon ni Fanny ang mukha niya. Sobrang laking gulat niya na kay Daryl lang siya nakasisilaw habang sumisigaw. Wow! Ang lahat doon ay napanganga. Nababaliw na ata si Daryl. Naglakas loob siya na patulan si Fanny kahit na ang MA sect ay gaganapin pa rin dalawa sa mga kaibigan niya ang hostage. Dapat alam niya na si Fanny ang pinakarespetado ni Megan Jr. sister, at nasiyahan siya sa mataas na katayuan sa loob ng sekta. Daryl, sa palagay ko dapat matagal ka nang nabuhay. Reaksyon ni Kent at sumigaw kay Daryl, so, sa tingin mo malakas ang loob mo ngayon, di ba? Tingnan mo, ako baka mapinaw ka lang sa pills, ha? Huh? Biglang ikiling ni Daryl ang kanyang ulo. Dugo pula ang kanyang mga mata habang ikinukulong ang tingin kay Fanny at saka humakbang papunta sa kanya. Kasabay nito, isang malakas na hininga ng aura ang nakatakas mula sa katawan ni Daryl. F asterisk sick, si Megan ay natrap sa porma sayon. Gaano katapangan ni Fanny na itulak si Daryl sa paligid? Ikaw, anong ginagawa mo? Nang inig si Kent nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Daryl, masyado siyang kinabahan para masabi. 17-18. Anong nangyari? Paano siya biglang napakalakas? His. Kasabay nito, ang lahat sa paligid niya ay sumipsip ng isang malamig na hangin. Pore na yan. Nabawi ba ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya? Kudlit. Sampal. Sinampal ni Daryl si Kent. Ang tao ay walang pagkakataon na mag-react, kaya lang niyang pamahalaan ang isang mahinang daing. Pinilit siya ng epekto ng mga 10 metro pa atras bago siya dam apo ng malakas sa lupa. Puff! Naglaway ng dugo si Kent. Bago siya makatayo, si Daryl ay humakbang palapit sa kanya at paulit-ulit siyang sinampal. Dinakip nila si Daryl ng maraming araw, at mula noon, umasa na si Kent sa kanyang pagsara. Relasyon kay Megan at inabuso ang kanyang kapangyarihan kay Daryl. Sa oras na iyon, hindi pa nakakabawi si Daryl ang kanyang panloob na lakas, at ang kanyang mga acute point ay natatakan, kaya't matiis lamang niya ang sakit. Pagkatapos niya, kinuha ang tableta mula sa lihim na silid ng Emperor Haoyi, ang kanyang lakas ay naibalik ng buong buo, kaya't hindi na niya kailangan na tiisin pa si Kent. Sampal! 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 Ang malakas at malulutong na tunog ay nagulat sa lahat. Nagkatinginan ang iba pang mga nagtatanim, ngunit walang sino man ang naglakas loob na pigilan si Daryl. Sino ang maglakas loob? Ukawin siya dahil wala si Megan, at tila nabawi niya ang kanyang lakas. Umirap ang mga mata ni Celine. Napatingin siya kay Daryl na may ngiti sa labi. Hindi inaasahang nabawi ni Daryl ang kanyang lakas. Napakagaling.
nang sinabi ni Daryl na maaari siyang maging gabay ni Megan sa North Mona Palace upang makuha ang banal na sandata. Alam na ni Celine na niloko niya si Megan. Gayunpaman, delikado pa rin para sa kanilang dalawa na makapasok sa palasyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay Emperor tirahan ni Howie. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Celine na si Daryl ang magtatagumpay sa kanya plano. Hindi lamang niya naiwan si Megan sa palasyo, ngunit buong buo rin niyang naibalik ang kanyang panloob. Lakas. Sinimulan na pahalagahan ni Celine si Daryl ng higit pa, at ito ay isang damdamin mula sa ilalim niya puso. Galit na galit ang mga disipulo ng MA sect nang makita nilang binugbog ni Daryl si Kent ng paulit-ulit sa harap lahat. Kung tutusin, si Kent ay fiancé ng kanilang sect master, kaya't napahiya sila nang pinahiya ni Daryl ang lalaki. Si Fanny ay malaki ang naapektuhan, kailangan niyang takpan ang mukha niya nang malakas ang pintig ng puso niya. Siya. Sinaman ang tingin si Daryl at gustong pigilan siya. Gayunpaman, ang kanyang lalamunan ay tila na block, kaya niya. Huwag magsalita. Ikaw, bakit mo ako sinaktan? Panipi. Sa isang iglap lang ng mata, namamaga ang mukha ni Kent na parang ulo ng baboy. Patuloy siyang sumigaw, wait ka lang. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sampal. Si Daryl ay naghatid ng isa pang sampal, at si Kent ay naibalik muli sa likuran. Sumabog ang kanyang katawan ay libro bago siya dumulas sa lupa tulad ng isang puddle ng putik. Gayunpaman, bago pa matamaan ang mga paa ni Kent sa lupa, sumugod si Daryl pasulong at kinurot ang kanyang leeg. Mahigpit, ang mga sulok ng labi ni Daryl ay nakakulot sa isang ngiti habang hinihigpit niya ang kanyang kapit. Hindi makahinga si Kent, ang kanyang mukha ay naging lila. Madali kitang mapapatay, Kent, ngunit ayokong madumihan ang aking mga kamay. Malamig na sinabi ni Daryl, ang mukha niya ay blanco, kaya, dapat ikaw ay nasa iyong pinakamahusay na pag-uugali kapag kasama mo ako sa hinaharap. Ikaw, halos patay na si Kent. Nais niyang magpumiglas, ngunit wala siyang natitirang lakas. Pinagpawisan din yung iba para kay Kent. Biglang may sumigaw, Daryl, kalimutan mo na lang. Lahat ng tao dito ay mula sa World Universe. Kontinente, bakit abala ang pagpatay sa isa't isa? Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang parehong kontinente, biro ni Daryl at walang awang sinagot, ngayon mo lang napagtanto na pareho tayo. Kontinente, bakit hindi mo nasabi iyon noong nais ni Megan na gawing table toss ang aking maliit na kapatid na babae kanina? Panipi. 1719. Pinandilatan ni Daryl ang mga nagtatanim mula sa mga pangunahing sekta ng World Universe at sinabing, over the taon, ang Elysium Gate ay gumawa ng maraming kabutihan, at ipinagtanggol pa namin ang aming kontinente mula sa kasamaan. Gaano karami ang nagawa ko para sa World Universe? Ngunit kumusta naman kayong lahat? Naisip mo ba na kapag nakita mo ako sa gulo? Ayoko nang sabihin pa. Sa madaling sabi, mayroon akong isang malinis na budi laban sa mundo san sinukob. Namamaos ang boses ni Daryl nang sumigaw siya ng huling pangungusap. Ang lahat ay tumingin sa kanya, ngunit walang sino man upang mapabulaanan. Totoo iyon. Maraming nagawa si Daryl para sa World Universe sa mga nakaraang taon. Sa kabilang kamay, ang mga nagsasaka ay tinulungan si Megan na saktan ang kanyang maliit na kapatid na babae, nais nilang gawin siyang elixir. Table toss. Ayokong sayangin ni Daryl ang oras niya sa kanila. Naglakad siya papunta kay Celine at pinakawalan siya mga Ake Point. Little sister, tara na. Pagkatapos, tumalikod si Daryl at kinuha si Queenie bago siya lumayo. Parang ang batang babae ay parin mahina. Mabilis na sumunod si Celine sa likuran niya. Sa isang iglap lang ng mata, nawala silang tatlo paningin ang lahat. Phew! Sa wakas, ang lahat ay guminhawa, at nagsimula silang magkomento sa kung anong nangyari. Tingnan kung paano naging ang bagay na ito. Nga pala, nasaan ang Alliance Master? Nakulong ba siya sa palasyo? Sa panahong iyon, walang nagpunta upang aliwin si Kent. Palagi siyang mayabang dahil gusto niya. Aabuso ang kanyang katayuan bilang kasintahan ni Megan. Ang mga elite ay palaging naiinis sa kanya.
hindi komportable at nasaraan ng loob si Kent. Ano ba ang nangyayari? Naisip kong mailabas ko ang aking galit kay Daryl kapag nagkaka-problema siya, ngunit ito parang binaril ko ang paa ko. Nakakahiya naman. Samantala. Hawak ni Daryl si Queenie sa kanyang mga braso habang nagbiyahe siya kasama si Celine ng higit sa isang oras. Napagpasyahan niya na. Huminto para magpahinga nang makita ang isang gubat sa harap niya. Bayaw. Nang huminto siya, narinig niya ang mahina at mahinang tinig ni Queenie. Tumingin siya sa kanya, maaaring hindi ako. Makapaghawak pa, panipi. Mahigpit na hinawakan ni Queenie ang braso ni Daryl nang sinabi niya iyon, patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam ni Daryl ang lagnat sa katawan ni Queenie. Mayroong isang malakas na galit at marahas na puwersa sa ang kanyang katawan. Malinaw na inatake muli ng Heavenly Flame Core ang kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay medyo mababa, kaya't ang kanyang katawan ay hindi makatiis ng epekto ng Heavenly Flame Core pagkatapos. Kinuha niya. Little sister, huwag kang magsalita ng kalokohan. Masakit ang puso ni Daryl, ngunit sinubukan niyang aliwin si Queenie. Masigla, nandito ako, mabuti ka lang, panipi. Maaaring magmukhang kalmado si Daryl, ngunit parang naramdaman siya. Naging isang araw at isang gabi. Si Queenie ay mahina, kaya't baka hindi niya mahawakan ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core. Mukhang kailangan niyang kunin ang peligro at paalisan ang Heavenly Flame Core mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang White Lily Cold Flame, kaya maaaring naglalaman siya ng lakas ng Heavenly Flame Core. Matapos niyang mapag-isipan, inilagay ni Daryl ng maayos si Queenie sa lupa at pagkatapos ay naghanda tulungan siyang paalisan ang nakakapinsalang puwersa sa kanyang katawan. Teka! Nagmadali si Celine papunta sa kanila upang pigilan si Daryl. Anong ginagawa mo? Kailangan kong tulungan siya upang mapupuksa ang Heavenly Flame Core sa kanyang katawan, sagot ni Daryl. Hindi. Umiling si Celine na may determinadong mukha. Bakit? Natulala si Daryl, labis siyang tuliro. Hindi mo magagawa yan. Hindi sinagot ni Celine ang kanyang katanungan, pasimpleng kinagat niya ang kanyang labi at iginiit. Bakit hindi mo kami protektahan, at tutulungan ko si Queenie na mapupuksa ang mapanganib at marahas na puwersa sa kanya? Katawan, panipi. Kahit na si Daryl ay bayaw ni Queenie, hindi sila pareho ng kasarian. Kung si Daryl nais na tulungan si Queenie, kakailanganin niyang ilagay ang kanyang kamay sa kanyang lugar ng pubic, kaya't gagawin iyon. Maging isang pangangailangan para sa pakikipag-ugnay sa balat. Bilang master ni Queenie, hindi papayag si Celine sa ganoong uri. Pag-uugali labag ito sa pamantayan sa pamumuhay at pag-uugali. Si Celine ay isang nakalaan na tao. Nakaramdam siya ng hindi komportable nang kailangan niyang tugunan ang problema. Pag 1720. Bumantong hininga si Daryl at tumanggo nang mapansin niyang walang iniwang silid si Celine para sa anumang talakayan. Mahusay, mag-ingat ka. Kung ito ay ibang tao, tiyak na hindi makikinig si Daryl sa kanilang payo. Gayunpaman, iginagalang niya si Celine, na siyang panginoon ni Queenie. Pagkatapos nito, lumingon si Daryl at naglakad sa gilid. Naupo siya doon na nakapikit at nakapahinga sa kanya isip habang nakatuon siya sa anumang paggalaw sa kanilang paligid. Phew! Bumantong hininga si Celine nang mapansin niyang magalang na tumalikod si Daryl papunta sa kanya. Siya basag ng ngiti ng pag-aproba. Malalantad din ang kanyang katawan nang tulungan niya si Queenie. Upang paalisan ang nakamamatay na puwersa. Buzz! Naupo si Celine na naka-crossleg at naipon ang kanyang panloob na lakas. Nagsimula siyang magtrabaho pagpapaalis sa nakakapinsalang puwersa. Sa loob ng ilang oras, walang ibang tunog sa kagubatan maliban sa tunog ng panloob lakas habang umakyat. Habang dumaan ang oras, pinananatili ni Daryl ang posisyon ng isang ginoo, hindi siya lumingon pa atras. Erg! Pagkatapos ng ilang oras, narinig ni Daryl ang isang nalulumbay na daing sa likuran niya, parang masakit. Iyon ang boses ni Celine. Anong nangyari? Nagulat si Daryl kaya't mabilis siyang tumayo. Bayaw! Bayaw! Bilasan mo! Ang mahinang tinig ni Queenie ay tumawag sa kanya, balisa siya.
Hindi nag-atubiling tumingin si Daryl sa likuran niya. His. Huminga si Daryl ng isang matalim na hininga ng malamig na hangin, natigilan siya. Si Queenie ay nakasandal sa isang puno, mas maganda ang itsura niya kaysa dati ngunit mahina pa rin. Si Celine ay pumulupot sa sarili habang nakahiga sa isang patch ng damo sa tabi ni Queenie. Ang kanyang katawan ay tumutulo sa pawis. Pula ang kanyang magandang mukha, at patuloy na umiling ng konti ang kanyang katawan. Ang kanya. Maganda ang kilay na nakasimangot, para bang nasasaktan siya. F**k. Ito ay isang tanda ng isang psychotic break. Pag. Ang lakas ni Celine ay hindi pa naibalik ng buo, subalit pinilit niyang paalisan ang nakakapinsalang puwersa para sa Queenie. Tila ang negatibong puwersa kay Queenie ay hindi buong tinanggal, at si Celine ay mayroon nagdusa rin. Bakit ka mag-abala, bam? Antong hininga si Daryl at dahan-daw ang naglakad papunta sa kanya. Kitang-kita ang sitwasyon sa harapan niya. Kung si Celine ay nasa rurok ng kanyang lakas, siya. Tiyak na makakatulong kay Queenie upang paalisan ang lakas ng Heavenly Flame Core na walang pawis sa lahat. Gayunpaman, ang kanyang panloob na lakas ay hindi pa nakuhang muli, kaya't ang Heavenly Flame Core na sugatan siya ng kapangyarihan matapos niyang subukang paalisan ito ng pilit. Iyon ang mangyayari kung ang isa ay masyadong agresibo. Medyo nagalit si Celine matapos niyang maipadama ang tingin kay Daryl. Bilang kagalang-galang na pianist, walang sino man sa ang mundo ay maglakas loob na tumitig sa kanyang katawan ng may pagkamapangahas. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Ang Heavenly Flame Core ay masyadong malakas, siya ay nasa talam ng kamatayan. Kapatid na lalaki, kailangan mong maghanap ng paraan upang may save ang aking Panginoon. Labis na balisa si Queenie na siya. Time na pakiusap kay Daryl. Napakabait ni Celine kay Queenie sa loob ng maraming taon, kaya't ayaw ni Queenie mangyari kay Celine. Ma'am. Tumanggaw si Daryl at binigyan si Queenie ng nakakaaliw na tingin. Pagkatapos, dahan-daw ang lumapit si Daryl kay Celine at bamulong, huwag kang magpanik. Gagamitin ko ang White Lily. Cold Flame upang alisin ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core sa iyong katawan. Ikaw. Kinagat ni Celine ang labi niya. Huwag kang lumapit dito. Hawak ko pa din. Panipi. Ang mga mata ni Celine ay kumikislap ng hindi tagmang ekspresyon nang sabihin niya iyon. Kasabay nito, Celine nahihiya, kaya iniwasan niya ang tingin ni Daryl. Naisip ni Celine na makakatulong siya kay Queenie na mapupuksa ang kapangyarihan ng Heavenly Flame Core sa gayon. Hindi na kailangang hawakan ni Daryl si Queenie. Hindi niya inaasahan na mabibigo siya ng labis. Ang kalagayan ni Queenie ay bahagyang napabuti, ngunit si Celine ay nagdusa ng isang backlash na dulot ng Heavenly Flame Core. Kung papayagan niya si Daryl na tulungan siyang paalisin ito, kakailanganin niya hawakan mo siya. Si Celine ay laging nanatiling dalisay at malinis. Hahayaan ba niyang hawakan siya ni Daryl? 1721. Si Daryl ay nararamdamang awkward, at the same time, naguguluhan siya. Si Celine ay isang konserbatibong babae. May mali siyang prioridad. Dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, hindi ang kanyang kabutihan. Bukod, sinusubukan ko lamang na makatulong na alisin ang mga ramification mula sa Heavenly Flame Core sa kanyang katawan. Habang nagmumuni-muni siya, biglang may naalala si Daryl. Ngumiti siya sa Celine. O sige, hindi ako lalapit sa iyo, kaya huwag kang magpanik. Mayroon akong ilang elixir pills kasama ko. Tingnan mo kung makakahanap ako ng mga konsentrasyon na pills. Ang concentration pill ay makakatulong upang malinis ang isipan at matulungan silang manatili na katoon. Partikular na ginamit ito upang matarget ang mga nagkaroon ng psychotic break. Si Daryl ay mayroong ilang elixir pills mula sa lihim na silid ni Emperor Haoyi. Siya ay nagmamadali at walang oras upang suriin kung ano ang kanyang napakna, he. Maaaring magkaroon ng ilang mga pill ng konsentrasyon. Ma'am. Nagningning ang mga mata ni Celine nang marinig ang magandang balita, siya agad tumanggaw bilang pagsang-ayon. Inilabas ni Daryl ang lahat ng mga tabletas na elixir na mayroon siya at maingat na sinuri ang mga ito, isa nang isa nakaramdam siya ng pagkabigo. Marami siyang mga uri ng elixir pills, ngunit wala siyang kahit isang konsentrasyon pill.
Sumubsob ang puso ni Celine nang mapansin ang ekspresyon ni Daryl. Siya ay anguish. Dapat ko bang subukan ang aking makakaya upang mapaglabanan ang epekto? Ngunit, ito ang langit na apoy epekto ni Cor. Kudlit. Pakiramdam niya ay nasa gilid siya ng isang bulkan na bunganga, ang matinding init. Ay hindi maaga, patuloy niyang igulong ang kanyang sexing katawan sa lupa habang siya. Sinubukan na tiisin ang nagpapahirap na karanasan. Pag. Bomb antong hininga si Daryl habang inaalaw si Celine. Huwag kang magpanik, maaari kong pinuhin a concentration pill, ngunit maaaring magtagal. Hangsa, pupunta ako hanapin ilang halaman. Ano, sinabi ba niyang makakabago siya ng isang concentration pill? Nabigla si Celine nang marinig iyon. Tinitigan niya ng malapad ang mata kay Daryl. Siya ay napakahina niya ay halos hindi siya makapagsalita, ngunit siya ay tuluyan na ring natalo mula sa tingin ng kanyang mga mata. Nabigla siya. Ang concentration pill ay kilala bilang pinaka-premium na spiritual pill sa The Sining ni Elixir. Sa sandaling ang isang magsasaka ay nahulog sa isang psychotic break, ito ay parang sila ay may isang paa sa libingan. Ang concentration pill ay ang tanging solusyon sa isave ang nagtatanim. Iyon ay kung gaano kahalaga ang tableta. Bukod dyan, ang proseso upang mapupuksa ang concentration pill ay labis. Natatangi ang mga ordinaryong elixir masters ay hindi magkaroon ng formula nito. Nahirapan si Celine na maniwala na si Daryl, na nakatayo sa harapan niya, ay maaaring magrene. Ang konsentrasyon na pill. Siya ay simpleng hindi ka panipaniwala. Napakahusay. Tumanggaw si Celine habang iniisip iyon sa kanyang isipan. Sa parehong oras, kinagat niya ang kanyang mga labi upang tiisin ang matinding sakit. Buro. Natarante si Queenie. Pwede bang humawak ka? Bakit hindi mo hahayaan ang aking? Tulungan ka ng bayaw upang mabilis itong matanggal. Umiling si Celine. Kinagat niya ang labi niya at walang sinabi. Kung sumang-ayon siya na payagan si Daryl na mapupuksa ang Heavenly Flame Core sa kanya, kakailanganin nilang magkaroon ng contact sa balat sa balat. Kahit na humanga siya Daryl very much at magkaibigan sila, ayaw niya itong ibabalandas sa kanya. Pupunta ako at kukuha ng mga halamang gamot. Umiling si Daryl at ngumiti nang walang magawa. Tapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa malayong kakahuyan. Teka, narinig ni Daryl ang mahinang boses ni Celine ere humakbang siya ng ilang hakbang. Huminto siya at tumingin sa likuran. Nakita niyang kinagat ni Celine ang mga labi nito, ang ganda niya ang mukha ay maliwanag na namumula sa kahihiyan. Sinabi niya na solely, ikaw, hulaan kita makakatulong lang sa akin na mawala ito. Parang mahina ang kanyang boses na parang iyon halos imposibleng marinig siya kung ang isa ay hindi sapat na nakikinig. Si Celine ay isang matapang na tao, hindi niya hinayaang hawakan siya ni Daryl. Gayunpaman, ang reaksyon ng Heavenly Flame Core ay masyadong malakas, at siya hindi ko ito mapigilan. Yan na naman siya, hindi na niya ito mahawakan. Mahinang sabi ni Daryl. Ngumiti siya ng mahina, pagkatapos, naglakad siya pasulong at pagkatapos ay nakaupo na naka-crossleg in harap ni Celine. Sinabi niya, magsimula tayo. Si Daryl ay nakatingin kay Celine sa lahat ng oras, pakiramdam niya ay parang siya na nahipnotismo si Celine ay parang diwata mula sa langit. Kumabog ang puso niya habang hinahangaan ang kanyang kagandahan at ang perpektong hubog ng kanyang katawan sa ganoong kalapit. Hindi nagsalita si Celine. Paimpal niyang napapikit. 1722. Si Queenie, nakatabi ni Celine, ay nakangiti. Alam niya na ang kanyang Panginoon ay magiging ne sa tulong ng kanyang bayaw. Whoosh! Biglang, isang bigla ang paghinga ng aura ang nagmula sa langit. Pagkatapos, isang payat na girl mabilis na bumulusok tulad ng isang night elf. Binaling ni Daryl ang kanyang ulo upang sumulyap. Nabigla siya, ang ekspresyon niya nagbago ng husto. Bakit siya narito? Samantala, sa bilangguan sa New World Royal City. Madilim ang kalangitan nang bumagsak ang gabi. Dax, Chester, at lahat ng tao sa paligid sila ay nalulumbay. Labis silang nang himagsik, pinatay ni Donahue si Zoran at dinala si Susan. Galit din sila at pananghinaan ng loob ng paulit-ulit na hampas. Iniligtas sila ni Daryl, kaya naisip nila na siya ay nasa problema.
din. Humirit. Biglang, ang pinto ng bilangguan ay natulak, at pagkatapos ay may isang taong pumasok. Dahan-dahan, nagkaroon sila ng isang masamang ngiti sa kanilang mukha. Si Florian iyon. Maraming mga royal guard ang nakatayo sa likuran niya. O hindi. Sinaman siya ng tingin ng lahat. Sa parehong oras, sila ay nabalisa. Dinala ni Florian si Donahue sa bilangguan noong nakaraang araw, na humantong sa malungkot na kamatayan ni Sir Zoran. Bakit nandito siya sobrang gabi? Nakasuot ng ngiti si Florian sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid bago siya tumuro ng nali sa Debra. Dalhin mo siya dito, Peter Potter. Sa kanyang utos, maraming mga gwardya ng hari ang sumampo sa selda at dinala si Debra kasama nila. Ang galit na mukha ni Debra ay mukhang galit. Siya ay nagpupumiglas ng galit, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali, at ang kanyang mga acute points ay selyadong, hindi siya makagalaw. Marami ha. Nagulo ang buong sel. Ang lahat ay masama ng tingin. Kay Florian. Binato siya ng mga pang-aabuso. Galit na galit sila na kaya nila itong balat at kumain siya buhay. Florian, tigilan mo na. Tumigil ka. Halika sa akin. Galit na galit si Dax. Namumula ang mga mata niya habang sumisigaw kay Florian na galit na galit. Florian, bitawan mo ang hipag ko. Dalhin mo ako kung nais mong pahirapan kami. Kung ikaw maglakas loob na hawakan ang isang solong buhok sa ulo ng aking hipag, hindi kita bibitawan kahit na kailangan kong mamatay. Panipi. Si Dax ay nasa pagkabalisana ng patayin ni Donahue si Zoran bago pa siya mga mata. Pakiramdam niya ay pinabayaan niya si Daryl dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang ninong. Kung nabigo siyang protektahan muli ang babae ni Daryl, maaari rin siyang maging makatarungan mamatay. Ang mukha ni Florian ay naging libingan er narinig niya ang sinabi na ibinato sa kanya. Siya. Lumingon kay Dax at malamig na sinabi, bakit ba kayo nagsisigawan? Nandito ako. Upang tanungin ang mga bilanggo ngayon. Ano ang dali pupunta kami kay Debra? First, makakakuha ka na agad ng oras. Panipi. Kinawian ni Florian ang kanyang kamay. Ilayo mo siya. Hile er sinabi niya yon. Maraming. Kinuha ng mga royal guard si Debra at mabilis na nagpunta sa Fly Florian. Miss Debra. Hipag. Ate Debra. Lahat ng tao sa selda ay may galit at galit na galit sila ay nasira, sumigaw, at tumangis. Wow! Ang mga magagandang mata ni Debra ay ningning ng luha. Tumalikod siya at tumingin. Sa lahat ng may matinding kawalan ng pag-asa, naguluhan sila. Daryl, bakit hindi ka pa nagpakita? 1723. Tumulo ang luha sa mga mata ni Debra at lumabo ang kanyang paningin. Daryl, baka hindi. Mabuhay ngayong gabi. Hindi na ako mananatili sa tabi mo at maglingkod sa iyo. Sa hinaharap. Kudlit. Di nagtagal, dinala si Debra sa supervision unit. Doon hinawakan ni Florian ang kanyang mga tungkulin sa lipunan. Aba. Natigilan si Debra pagkapasok niya sa supervision unit hall. Walang mga instrumento upang pahirapan siya para sa katotohanan. Sa halip, nagkaroon ng mesa ng isang masaganang kapistahan, ang pagkain ay umuusok ng mainit, at amoy ito malaki. Ano ang nangyayari? Si Debra ay isang pantas at matalino na babae, ang tanawin ang sumabog sa kanyang isipan. Lahat ng ikaw, punta ka. Panipi. Kumaway si Florian sa mga royal guard. Opo, guro, mabilis na tumugon ang mga gwardya bago sila umatras. Lamang. Sina Florian at Debra ay nasa isang malaking bulwagan. Si Florian ay nagpakita ng kaunting ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Debra bago siya winagayway ang kanyang espada upang putulin ang lubod sa kamay ni Debra. Pagkatapos, sinabi niya, Miss Debra, pasensya na natakot ka. Anong ibig mong sabihin? Nakasimangot si Debra. Humakbang siya paatras upang kumilos mas malayo sa Florian, nakabantay siya. Nang makita niya ang kagalang-galang at pandaraya ni Florian, nagtaka si Debra. Ang ulterior move ni Florian. Pag. Bum antong hininga si Florian, wala siyang magawa. Umupo siya sa tabi ng mesa, kumuha ng isang basong alak, at ininom ito.
Pagkatapos, tumingin siya kay Debra at sinabing, "Miss Debra, alam ko iyon. Ikaw at ang iyong mga kaibigan sa bilangguan ay kinamumuhian ako ng husto, ngunit hindi ko ito mapigilan. Hindi ko kaya. Tulungan ito." Napakurap-kurap si Debra. Hindi siya nag-reply kay Florian. Patuloy na sinabi ni Florian, "Oo, maraming bagay ang nagawa ko kay Daryl. Palagi akong naisip ang tungkol sa aking kaluwalhatian at kaunlaran, ngunit nagbago ako mula nang mamatay si ang New World Emperor. Masidhing inisip ako ng Emperor. Akala ko may suporta ako at ako mabubuhay ng walang pag-aalala sa buong buhay ko. Nakasakay lang ako ng mataas. Namatay ang Emperor, kahit na naging mabuti sa akin si Lord Kenny. Mula nang siya ay maging Emperor, alam kong hindi niya ako lubos na pinagkakatiwalaan. Panipi." Nagpanggap si Florian ng isang malungkot na hitsura nang magsalita siya habang pinagmamasdan niya ang kay Debra maingat na pagpapahayag. Nanatiling tahimik si Debra habang nagmamaktol sa kanyang isipan. "Magulat ako kung magtiwala si Lord Kenny ng isang double-edged sword tulad mo. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Phew." Huminga ng malalim si Florian at nagpatuloy sa isang mapangiti na ngiti. "Napagtanto kong hindi mahalaga ang lakas ng aking suporta, maaari itong gumuho anumang oras. Kukunin ko, huwag kalimutan ang walang takot at pagbibigay aura ni Daryl ng hamanin niya ang New World Royals. Gin-icing ako ng ginawa niya, kailangan kong maging independiente, at dapat kong palaging tandaan ang aking mga ugat. Nagkamali ako noon, ako ay napakasindik. Alam mo bang naramdaman ko kakilakilabot ng binaril at pinatay ni Donahue si Sir Carter kagabi? Nais kong palayain kayong lahat, ngunit hindi ko magawa iyon. Napakaraming mga gwardya ng hari. Kahit anong isipin mo sa akin, masubukan ko lang na makabawi sa mga pagkakamali ko ngayon na kilala ko ang isang paraan palabas at dinala kita upang maiwasan na mapansin." Si Florian ay mukhang seryoso, tunog siya ng matapat. "Ikaw, bahagyang naghiwalay ang mga labi ni Debra, nagdududa pa rin siya. Sa tingin mo ba talaga? Thud." Bigla na lang lumuhad si Florian sa lupa. Tumulo ang luha niya. Pisngi habang sinisisi ang sarili. "Miss Debra, pinagkakatiwalaan ka ni Daryl ng pinaka. Masasabi ko lang sa iyo ang mga bagay na ito, at ikaw ang una kong sinagip. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay patayin mo ako. Panipi." Inalis ni Florian ang kanyang espada kay Debra. Hindi ito kinuha ni Debra. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin kay Florian na may hinala. Sino ang maniniwala na ang isang tao na gumawa ng masasamang gawain upang magsisi sa gayon bigla? "Miss Debra, maaari kang tumingin sa labas. Inalis ko ang lahat ng mga gwardya." Taus-puso na sinabi ni Florian habang nakaturo sa labas. "You can go now. I will never itigil mo. Inaasahan ko lang na makahanap ka ng Daryl sa lalong madaling panahon er makuha mo. Labas dito, tutulungan ko kayong pareho mula sa loob habang nagtutulungan kaming palabasan lahat mula sa World Universe. 1724. Bahagyang naantig si Debra sa pagtatapat ni Florian. Naisip niya na si Florian ay maaaring tunay na nagsisimula nang magsalita ito. Tame time. Bukod, tama siya, maraming bantay sa labas. Binibitawan mo ba talaga ako? Nagtatanong na tanong ni Debra. Nagmamadaling tumanggaw si Florian, tapos, ngumiti siya ng mapait. Ayaw mo pa ba? Maniwala ka sa akin, nasa kamay mo ako ngayon. Kung magpaplano ako laban sa iyo, bakit? Masasayang ba ako ng maraming oras sa pakikipag-usap sa iyo? Panipi. Sumunod, sumulyap si Florian sa table ng banquet sa tabi niya. Alam ko na ikaw hindi pa kumakain o nakatulog ng maayos nitong ilang araw. Sa makatuwid, inihanda ko ito. Pagkain lalo na para sa iyo. At hindi ito alak, nakipag-inuman ako sa revival pill. Er pag-inom nito, maaari mong mabawi ang iyong lakas upang pumunta at hanapin mo si Daryl sa lalong madaling panahon. Miss Debra, maniniwala ka man o hindi, sinabi ko na sa iyo kung ano ang kaya ko. Kung mas gusto mong kumilos nang wala ako, sa gayon ay gagawin ko iwan mo dito. Agad na humakbang si Florian, nawala siya sa linya ng paningin ni Debra sa isang kisap mata.
Si Debra lang ang nasa bulwagan ng supervision unit. Hinahayaan ba talaga niya ako na? Kudlit. Nakasimangot si Debra sa direksyon kung saan nag-alis si Florian. Hindi siya mapagpasyahan para sa medyo ilang oras. Biglang lumakad si Debra sa lamesa at kinuha ang baso ng alak. Siya. Some andal at sinubo ito. Tama si Florian, hindi iyon alak. Ang likido sa baso ng alak ay amoy tulad ng aroma ng isang gamot na gamot. Ang bango ay natatangi ito ang revival pill, sa totoo lang. Gayunpaman, walang ideya si Debra na ang isang pares ng mga mata ay pinapanood siya ng masaya sa madilim na sulok sa labas ng hall. Si Florian yun. Oo, si Florian ay gumawa lamang ng isang kilos. Mula nang maaresto si Debra at ang natitira, iniisip pa ni Florian. Tungkol sa mga magagandang babae. Maraming tao sa bilangguan. At mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang nahihiya nang suriin sila ni Ambrose madalas. Wala si Ambrose upang magpatakbo ng ilang mga gawain, kaya't alam ni Florian na ito ay kanya gininto ang pagkakataon. Si Florian ay higit na nahuhumaling kay Debra, kaya inilabas niya ito. Si Debra ay bihasa sa lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika, chess, kaligrapya, at pagpipinta. Alam ni Florian na kung pipilitin niya ang kanyang sarili kay Debra, tiyak na gagawin niya. Hirap na hirap, manganganib siyang gulo kung may nakakaalam kung ano ang mayroon siya. Tapos na erol, si Debra at ang iba pa ay malubha na inalis kay Lord Kenny. Ay nabilanggo. Sa makatuwid, sadyang nagsagawa si Florian ng isang kilos upang linlanggan si Debra. Nais niyang upang makakuha ng kanyang tiwala. Sa katunayan, mayroong Novus Epoch pill sa alak, ngunit siya inilagay din ang fuzzy powder sa alak. Hindi mahalaga ang lakas ng isang babae, magiging magaan ang ulo niya. Kinuha ang fuzzy powder. Tumawa siya, mukhang hindi ako umiyak ng walang kabuluhan. Natuwa si Florian nang makita niya si Debra na nali na kinuha ang baso ng alak sa loob ang bulwagan. Hanggat inumin ito ni Debra, siya ay magiging kay Florian ng gabing iyon. Sa bulwagan. Hawak ni Debra ang baso ng alak, ngunit hindi niya kaagad na inam ang likido. Nag-aalangan siyang tumayo doon. Dapat ko bang inumin ito? Magsisinungaling ba sa akin si Florian? Kudlit. Ilang minuto, hindi na nakabalik ang lalaki. Pinabayaan ni Debra ang bantay niya. At dinala ang baso ng alak sa kanyang mga labi. Tulog. Sa sumunod na segundo, pinamagatan ni Debra ang leeg niya at uminom ng likido. Pagkainom nito, narinig niya ang isang pagtawa mula sa salabas. Pagkatapos, lumakad si Florian na may pagmamalaki at malambing na tingin sa kanya mukha, ang marangal na Artemis Sectmaster, ang tanyag at may talento na babae mula sa Great East, napakadali lang lokohin siya. 1725, ikaw, ang magandang mukha ni Debra ay biglang nagbago. Sa walang malay, sinubukan niyang umani ang kanyang panloob na lakas, ngunit hindi niya maramdaman ang anuman sa mga ito. Mahina ang kanyang katawan, kaya umupo siya sa isang upuan. Alam ni Debra na hindi niya nakuhang muli kahit kaunting air na inumin niya ang baso ng likido. Hindi lamang iyon, nagsimula na rin siyang makaramdam ng pagkahilo. Ikaw walang kahihiyan B asterisk starred. Napagtanto ni Debra na siya ay niloko. Siya ay nahihiya at galit na galit, sigaw niya kay Florian. Ang aking magandang Debra, walang kagaya ng labis na panlilin lang. Hayaan mo ako sabihin sa iyo ang bagay na iyong naiinom lamang ay mayroong likido na fuzzy powder dito. Hindi mahalaga kung gaano kauna at wasto ang isang babae, magiging malabog siya pagkatapos na inumin ito. Mahinang sabi ni Florian habang dahan-daw ang pumasok sa hall. Ano? Fuzzy powder? Kudlit. Nagulat si Debra nang marinig iyon. Sinaman niya ng tingin si Florian. Ang gayong kasuklam-suklam na tao. Hindi ka ba natatakot? Karma, panipi. Labis na nagsisi si Debra nang sinabi niya iyon. Alam ng lahat na si Florian ay sumakit sa kanyang hipag at naka-frame kay Daryl. Para sa pabalik sa Donghai City. Si Florian ay isang hayop, paano siya posible? Magsisi. Bakit pinabayaan niya ang pagbabantay?
Naglakad si Florian papunta kay Debra at sumugsob sa isang upuan sa tabi niya. Kukunin ko. Kahit anong karma para lang magpalipas ng isang gabi sa iyo, aking magandang Debra. Sabi ni Florian may malapad na ngisi habang inaabot ang kamay upang hawakan ang pulso ni Debra. Pinatulog ni Debra ang kanyang pagtatangka. Ang kanyang maysla na mukha ay puno ng paglaban at kakulaitan. Mawala ka. Ang kanyang mga acupuncture points ay natatakan, at siya ay nakainom ng likido kasama si Fuzzy Pulbo. Sinubukan niyang iwasan siya, ngunit humi na siya. Thirst, thirst, thirst. Napaka-sexy. Ang galit na mukha ng iyong mukha ay simpleng nakakaakit. Ako pupuntahan kita ngayong gabi. Ang pagpagalitin ni Debra ay hindi nakapagpigil kay Florian. Sa halip, nag-spark ang kanyang interes. Siya inabot at hinawakan ulit siya. Mas mabilis ang Florian sa oras na iyon, nabigong maiwasan ni Debra ang mahigpit na paghawak ang pulso niya. Lumapit sa kanya ang lalaki at pinagising ang kanyang katawan. Ang bango sa kanya. Ang bango-bango mo. Naligaw. Nawala. Galit si Debra. Saway niya kay Florian habang nagpupumiglas. Pakawalan mo ako. Gayunpaman, wala siyang gaanong lakas. Paano siya makakalaye? Hoy! Lalong natuwa si Florian habang nakatingin kay Debra na nakangiti. Basta! Sigaw ng malakas na gusto mo. Inalis ko ang lahat ng mga bantay mula sa kabuuan. Unit ng pangangasiwa, dalawa lang tayo dito. Walang pupunta sa iyo. Iligtas kahit na nasaktan mo ang lalamunan mo mula sa lahat ng hiyawan. Panipi. Hinawakan ni Florian ang braso ni Debra sa isang kamay at handa nang punatin ang kanyang damit sa kabilang kamay. Si Debra ay labis na napahiya at nagalit, at kasabay nito, siya ay sa ganap na kawalan ng pag-asa. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Kung hawakan ako ni Florian, paano ko haharapin si Daryl ang kinabukasan? Dapat mamatay na lang ako. Thump! Gupitan na sana ni Florian ang damit ni Debra nang may sumipa. Bumukas ang pinto, malakas ito. F**k. Galit na galit si Florian, nagmura siya nang may nagambala sa kanyang plano. Sa parehong oras, inikot niya ang kanyang ulo upang tumingin halos nakuha niya ang atake sa puso. Humugot siya ng isang matalim na hininga ng malamig na hangin at nilamon ang mga salita na gusto niyang sabihin. Asawa niya iyon, Yumi. Si Florian ay kilalang takot sa kanyang asawa. Hindi pa rin niya mababago ang katotohanan ng iyon. Kahit noong siya ay naging isang baitang panlipunan sa New World kontinente. Po. Mukhang galit na galit si Yumi nang makita ang pamumula ng mukha ni Debra. Ang babae. Nakaupo sa isang upuan, at ang kanyang mga mata ay mukhang mapurol, halatang nakadroga siya. Bumalik ang pandama ni Florian. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Asawa, bakit ikaw? Sampal." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumugod si Yumi patungo kay Florian at sinampal siya ng malakas sa mukha. Itinurong niya ang isang daliri sa ilong niya at nagmura. 7. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.